3,000 ethnic groups are considered unengaged. Ano ang isipin nun? 3,000 people group have never heard the name of Jesus. What are you and I going to do about it? Ang Great Commission po ay hindi lang come. Kailangan missional. Ano yung missional? Go. Anong Great Commission? Go. Are you going? Sino-sino gusto nang bumalik si Jesus? Kung seryoso tayo gusto natin bumalik si Jesus, we have to be serious about the Great Commission. Jesus will only return if every people group will hear the gospel. Pag may vision ng church, kailangan may balance. Hindi pwede lahat na sa front line. Somebody needs to support them. Lahat ng vision, kailangan ng pera. Ang healthy church na may healthy vision, may Paul, may magmimission, may magpa-plot ng church, may magpa-pastor. Hindi ba susustain ang isang gawain na walang mga Lydia? Sino sa inyo ini-steer ng Lord para maging milyonaryo? Para sa kanyang kaharian. Guys, hindi kayo magpapayaman para sa sarili niyo, ha? Di ba sa Adman natin, your vision must be tied to the harvest. Iba po kasi ang church growth, iba ang Great Commission. Church growth is growing your church. Walang mali doon, walang masama doon. Pero kung puro po tayo church growth is not tantamount to fulfilling the Great Commission. Kailan po tayo mag-visualize ng panlabas? Pag seryoso po tayo sa Great Commission, we're talking about ethne. Ang church ba natin may vision? Meron bang mission para sa ethne? Will you be part of this generation that will... Miracle.
name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We declare we are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Oh, say, you crush the darkness and made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough. We echo.
thank you, Lord. Oh God, we acknowledge you in this place. We declare how good you are, how great you are as our Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Who you are, and I'm loved by you.
Acknowledge that. Amen, church. God is perfect in all of His ways. Amen. God is perfect in all of His ways. Kung ano man yung situation natin ngayon, isipin natin, God is calling us to go deeper in knowing Him. To go deeper para makita po natin that our God is indeed perfect in all of His ways. You know, sometimes what we see is yung mga pangit na nangyayari. Amen. But if we go deeper, if we go deeper, actually God is inviting us to go deeper for us to see His wonderful plan for us. Amen. For us to see that He is God and He is in full control and that He is perfect in all of His ways. Amen. Can we just put our faith in the Lord right now? Can you just lift up your hands to Jesus? Come on. Taas natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko po naiintindihan ang sitwasyon ko ngayon. Pero nagtitiwala po ako sa inyo. Amen? Can you say that to God? Lord, I put my trust in You. I believe in You that You are perfect in all of Your ways. Come on, say that to God. Say that to God. We have a moment here. Come on, put your faith in the Lord. Put your trust in the Lord. Thank You, Jesus. How we acknowledge You in this place, O Lord. We acknowledge that You are God who is in full control of everything and who is perfect, so perfect in all of Your ways, O God. Lord, help us to understand. Give us a deeper understanding of Your love. Give us a deeper understanding of who You are, and that will lead us to put our faith and trust in You alone. Oh, hallelujah. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. We come to You, Lord. We come to You in faith, oh God. Right now, right here in this place. Lord, with our hands lifted up, Lord. With our hearts lifted up, Lord. Saying, sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon. We trust You, we believe You, Lord. Oh. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Sing it again. Where would I run but to the throne of mercy? Yes, Lord. Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high,
scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. Jesus, you are the glorified. Jesus.
up. Glorify the name of Jesus right here, right now. Come on, glorify His name. The name of Jesus be lifted up in this place alone. Come on, lift Him up. The God of heavens and the earth, we lift You up, Lord. I am Yours. Amen. God who made the heavens and the earth is the one who made us. Amen. He made us to worship Him. Sabi po nung kinanta natin, dineclare natin, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. Because you know, we were once dead in our transgressions. Amen. Patay po tayong lahat dahil sa ating mga kasalanan. But because of what the Lord Jesus has done at the cross, He has brought us back to life. Amen. Can we just thank Jesus? Can we just praise Him for what He has done? Oh Lord, thank You, Lord. We declare that we are Yours, Lord. We declare that we are Yours. Forever Yours, Lord. Forever Yours. Forever Yours, oh God. Thank You, Jesus, for giving us purpose. Thank You, Lord, because You are the reason to live. You are the reason and the purpose of our living, oh God. Thank You, Lord. Panginoon, salamat. Binigyan mo kami ng magandang purpose sa mundong ito, Panginoon. At yan ay mamuhay sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kapurihan, oh God. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Indeed, we are Yours, forever Yours, oh God. Thank You for bringing us back to life. Thank You, Lord, that we were once dead in our transgression, but because of what You have done, You brought us back to life. You have given us life for us not just to exist in this world, but to live for You, to live for Your honor, to live for Your glory, to live for Your purpose. Come on, lift Him up. We live for You, God. We live to glorify Your name in all things, Lord, in all things, in our lives. We live to worship You. We live to bring You praise. We live our all for You alone, oh God. I am Yours, forever Yours. I am Yours, I am Yours. Come on, let's declare. Forever Yours, I am Yours, forever Yours. Come on, give Him the highest praise. Give Him the highest praise. Woo! Let us remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manri Tan Pascual. Amen. Samahan po ninyo ako. Tayo po'y manalangin habang tayo po ay mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos. No? Let's pray. Lord, we are here. Hindi po kami, we will not deny that we need You. We are here, Lord, because meron po kaming kailangan po sa inyo. And nandito po kami, we need to be reminded that we are forgiven people. In the course of this week, dami naming nagawang mga mali, mga kasalanan, mga bagay na nakasakit sa inyo, mga bagay na nakasakit din sa aming mga kapwa at maging sa sarili namin.
But salamat na lang po sa inyo sa krus ng Kalbaryo. We are not our sin anymore. We are not defined by our mistakes. We are not defined by our weakest moments. Instead, we are who you say we are. That we are more than conquerors. We are children of God. We are people of purpose and destiny. Maraming salamat po for that. Lord, we are here to be reminded of our identity. We are not our accomplishments. We are what Jesus had accomplished at the cross. Lord, nandito rin po kami para magpalakas. Marami sa amin ang hina during the week. Kaya nandito po kami para magpa-recharge, magpa-renew, magpa-restore sa inyo. At salamat, Lord, na sabi ninyo sa inyong salita, sino pong lumapit sa inyo ay kahit na sino, ay wala po kayong tinurn away ni isa po sa amin. So Lord, thank you that you are a welcoming God. I trust and I pray that Horizon will be a welcoming church. And today is a day of another encounter with you. We don't want to take anything for granted, O God. Kaya Lord, kausapin ninyo kami, katagpuin po ninyo kami. Una, kung nasan po kami, katagpuin ninyo kami. And then Lord, huwag din ninyo hayaan na manatili kami kung nasan kami, kundi dalhin nyo kami kung nasan po kayo. Like Peter, Lord, ang prayer namin, if it is you, tell us to come. And bigyan nyo kami ng tapang, bigyan nyo kami ng pananampalataya na lumakad sa tubig at lumapit po sa inyo. At Lord, kayo po ang maitaas sa buong gawain po namin sa buong araw na ito. Lord, ingatan ninyo kami sa aming pagdating, sa aming pag-uwi rin po mamaya, maging ang mga other services po namin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang oras. Lord, hindi namin hawak yung ulan, hindi namin hawak ang panahon. Pero Lord, kung hindi if you choose not to steal the rain or the storm, then we ask that you will be the one to keep us safe, keep us from harm, from sickness, at hindi kami magkasakit, hindi kami mahawa, hindi rin kami makahawa ng ibang tao, O God. Cause us, Lord, to be healthy so that, Lord, we can also do your will. Maraming salamat, Lord. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay, we may be seated. Amen. Okay, I thank you guys for coming, ha, kahit na maulan. No? Alam ko, struggle ang pagpunta po rito. Amen. No? So, sana hindi kayo dumami on your way here. No? Buti pa ang ulan, nagpaparami. No? Ang Christian, minsan di nagpaparami. No? Pero ang ulan, nagpaparami. Yan. So, pag-usapan po muna natin itong bagay na ito. No? Sabi po nila, there are more or less no? 4,000 religion in the whole world. No? Can you imagine? No? Ganun po karami. Pero kung i-still po natin, i-distill po natin ang lahat ng relihiyon sa mundo, basically, it all boils down to two. No? Basically po, dalawa lang po ang relihiyon sa buong mundo. Ano po ito? Tignan po natin ang screen natin. Basically, there is do and done religion. Ano po ibig sabihin ng do? No? Ibig sabihin po, yung 3,999 na pananampalataya, iba't iba ang pangalan, well, iba't ibang mga uniqueness, iba't ibang mga Diyos, no? Iba't ibang mga leader, iba't ibang mga, well, in a sense, may mga iba't ibang mga paniniwala, no? Mga practices, pero iisa po ang kanilang tinuturo na ano po yun? You have to be good enough, no? You have to be good, no? You have to be, you have to do good things, no? Do good works para maligtas, no? Ang bukod-tangi lang po sa lahat ay ang Christianity. Pero iba ng Christianity, may iba-iba rin pong mga paniniwala, no? Ang daming branches sa loob ng Christianity, no? Pero yung evangelical o yung tinatawag nilang born again Christian, tayo lang po ang naiiba. Bakit? Kasi ang turo po natin, we are not a do religion, we are a done religion. Pakisabi nga po na malakas, done. Okay, bakit po done, no? Bakit? Ayaw po ba ng Diyos ng mabuti? Ayaw po ba ng Diyos ng mga mabubuting gawa? No, hindi po yun, no? Walang masama sa mabuti. Siyempre, mabuti nga eh. Pero bakit hindi ito tinatanggap ng Diyos? Kasi hindi po ito sapat. Okay? Bakit po hindi ito sapat? Kasi hindi lang po dahil na tayo po ay nagkasala, bagamat totoo po yun, kundi tayo po ay makasalanan. Okay? So ito po kailangan i-clear po natin. No? Hindi po tayo pupunta ng langit dahil tayo nagkasala lang. No? Hindi po tayo pwede sa langit dahil tayo po ay makasalanan. In other words, no, what keeps you from heaven is not just something you did, no, but it's who you are. Yung essence ng pagkatao natin, tayo po ay makasalanan.
No, simula nung nagkasala si Adan at si Eva, yung pagiging makasalanan, no? Again, hindi lang po kasalanan, no? Yung pagiging makasalanan, ito po ang napasa po sa atin. So tayo po, wala na pong since Adam, no? And since Eve, wala na pong taong pinanganak na inosente. Ha? Tingnan po ninyo yung katabi po ninyo, mukha pong inosente yan. Amen. Mukha lang po, no? Pero daming kalokohan yan. Amen. Ha? Mukha, no? So, lahat po tayo pinanganak na makasalanan na po. So, no one is born innocent and no one is born good. Everyone is born sinful. No? Hindi lang po may tendency mag-sin, kundi sinful. Ang nature natin ay sinful. Kaya, kailangan, no? Hindi, kailangan ayusin ng Diyos dalawang bagay. Una, yung kasalanan mo. Pangalawa, yung pagkatao mo. So, ano po ginawa ng Diyos? Ah, ang genius ng Diyos ay nasa krus. No, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So, ano ginawa ni Jesus? Naisip ng Ama, para hindi masayang pagkamatay ng anak, sabi niya, ito, di ba, itong isang pagkamatay na ito. No, bagabat mahirap sa Diyos, no, masakit sa Diyos, pero ito ang nakapag-solve ng problema po natin. No? Sa ating kasalanan, ano ginawa ng Diyos doon? Pinatawad. Sa ating pagiging makasalanan, anong ginawa ng Diyos? Tayo po ay kanyang binago. Amen? Tingnan nyo ninyo yung katabi po ninyo, kung born again po yan, pakiremind po siya, binago ka na, bebe. Amen, ha? So, yan po ang ano, ha? So, yun po ang ginawa sa cross. So, sa cross, there is forgiveness, but there's also transformation. Meron na po tayong new nature. Ha? So, kailangan lang po natin gawin ay ano, tanggapin yung ginawa na, finish na, past tense, yung ginawa na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas at para tayo po ay magkaroon ng bagong nature, no? New nature na iba na ang ating pagkatao. Hindi na po tayo makasalanan, tayo po ay makadiyos na, anak na po ng Diyos. Kung naintindihan po natin yan, can I have an amen? Amen. Okay, so maliwanag po yan. No? So, okay. Some of you might ask, okay, P-Mans, clear sa amin yan. Christianity at its core, no, is not a do religion, no, it is a done. Ayaw natin tawagin religion, no, it is a done faith. Okay? Tapos na, no? Our identity is not achieved but received, no? Hindi to pagalingan. No, hindi ka lang pilitin sarili mo, hindi. Ang Christianity pagalingan lang maniwala. Pagalingan lang tumanggap. Yan po ang ano, ha? Ang mga magagaling na Christian, magaling kasi maniwala. Na? Ang magagaling na mga Christian, magaling kasi tumanggap. No? So, pagalingan po ito ng pagtanggap. Now, okay. Having said that, marami pa rin nagtatanong. Okay, sige, P-Mans. Klaro sa akin yan, no? Salvation is not by works, it is by faith. It is by grace through faith. Pero marami nagtatanong, bakit ang daming utos sa Bible? Ha? Sino sa inyo nakabasa na ng Bible? Ha? Totoo, tama po ba yung sinasabi nila, yung akusasyon nila? Parang ang daming utos sa Bible. Well, in fairness, oo. No? To be exact, there are a total of 813 commands sa Bible. 813. Baka iba sa inyo, 1,000 plus. Nasobrahan na po kayo. No? Pero kung bibilangin po talaga ninyo lahat ng mga utos sa Bible, from Genesis to Revelation, ito po ay exactly 813. Nagkakasundo po lahat ng mga Bible scholars po dito. No? So, ito po yung tanong. If Christianity is not about good works, it's not about being good, it's not about doing good, it's not a do religion, then why so many commands in the Bible? Naisip na po ba ninyo yan? Natanong na po ba ninyo sa sarili niyo yan? Bakit ang daming utos kung hindi naman pala ito ang emphasis ng Bible? Hindi ito ang emphasis, hindi ito ang kailangan ng Diyos. Hindi ito ang kailangan para maligtas. Bakit ang daming utos? So kung ang kaligtasan ko ay wala naman pala sa pagsunod ko sa mga utos, bakit ang daming utos? Okay, so sasagutin po natin 'yan, no? Actually, maraming pwedeng sagot sa tanong na 'yan. No, na if you are not saved by good works, why are there so many commands? Okay? So ito po 'yon, no? One of the answers is this. Okay? Maraming pwedeng sagot, pero one of the answer is this. Baka hindi lang po ninyo na realize because doing builds character. 'Di ba? Sabi ko kanina, pag tinanggap po si Christ, hindi ka lang pinatawad, kundi binago ka na. Pero paano ka binabago ng Diyos? Hindi po tayo binabago na nakaupo lang. Hindi po tayo binabago na walang ginagawa. Hindi po tayo binabago na passive.
Hindi po tayo binabago na spectator lang. Okay? Paano tayo binabago? The more you do, the more you change. Nakuha po natin? The more you do, the more you change. Kaya pala, yung mga, listen to me ha, okay? Pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos, pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Can I have an amen on that? Amen. Pero bakit parang mas mabilis magbago yung mga aktibo sa church? Okay? Sana nga. Pero mukha, di ba? Kunwari, wow, parang bakit yung pastor parang mas spiritual? Na? Bakit yung mga worship leader parang mas mature? Di ba? Bakit yung mga active sa ministry parang mas mabilis sila mag-grow? Coincidence? Hindi po. Kasi baka hindi natin nare-realize, hindi ka maliligtas ng iyong gawa, pero mababago ka ng iyong ginagawa. Come on. Binabago ka ng iyong ginagawa. Your doing builds character. So siyempre, pag biniligtad natin, your not doing, your passivity, your laziness, your complacency, na causes you, hindi lang po to remain the same, but minsan, to take a step backward. Hindi mawawala ang salvation mo, pero pwedeng maging mas katulad ka ng dati mo kesa ng bago mo. Parang boyfriend lang pinag-uusapan. So pag hindi ka po aktibo, mas nagiging katulad mo yung dati mo kesa yung bago mo. Come on, sino mas mahal nyo? Yung bago nyo o yung ex nyo? Uy, baka iba ex-friend. Amen. Iniwan na po natin yan. Okay? Iniwan na po kayo niyan. Amen? Ha? So, yung po ang nangyayari, if you don't do anything, you don't remain the same. Hindi po yan eh. No? Kasi ang Christianity, dynamic po siya eh. No? Every single day, nobody remains the same. Either you're growing towards Christ-likeness or you're digressing, tawag ng iba, backsliding, you're digressing towards your old self. Well, of course, yung identity mo, kung talagang Christian ka, tinanggap mo si Kristo, hindi po mawawala ang salvation mo kung totoong tinanggap mo si Christ. Kasi you cannot undo what Christ did. Okay? Kasi hindi naman ikaw nagligtas sa sarili mo eh. Ang pwede lang magsabing hindi ka naligtas ay si Kristo. Kaso, nag-desisyon si Kristo na nung namatay sa krus ng Kalbaryo, sinama niya lahat ng kasalanan mo eh. Diba? Kasi either that, or kung may ititira si Christ na kasalanan, na kunwari, sige guys ha, lahat ng kasalanan mo, Bri, ha, kasama dito sa cross, ha, puwera yung pagsisungaling. So, pag sinungaling ka, Bri, walang kapatawaran, hell ka pa rin. So, ang ano ni Christ, ano? All or nothing at all? So, sabi ni Christ, all. Na? That's the kind of God that we serve. All in, all out. So, nung namatay si Christ, okay, sinama na po niya lahat. Okay, I'm gonna say this po, alam ko, sensitive topic po ito. Na? There are some Christians who believe na if a Christian commits suicide, mawawala ang kanilang salvation. Okay? So, basta ang sa akin ganito, yung suicide ba ay kasalanan? Yes. Pero ang suicide ba, sinama ni Jesus sa pagkamatay niya sa cross? Sinabi ba ni Jesus sa cross, lahat ng kasalanan, ha, I will pay for, ha, with this debt, except suicide? Parang hindi. Di ba? So, again, hindi natin inaaning suicide, ha? Okay? May there's hope, na? Kaya nga tayo, sa Ignite, pinag-uusapan nga po natin na inaalis natin yung stigma, ha, ng mental health, ha, anxiety, depression, naalis po natin yan. No? Na we want you guys to talk about it. No? Hindi siguro in public, pero with a few people that you trust. Kasi hindi niyo po alam, yung talking to someone, that will spell the difference between literally life and death. No? So, pag-usapan po natin yan. Magsalita po kayo, huwag po kayo manahimik. No, hindi po nakakahiya po 'yan, no? Lahat po kasi tayo broken, no? Pinanganak po tayo broken. So, kung iba sa atin ang brokenness natin nasa sexuality, mga iba sa atin ang brokenness natin nasa identity, mga iba sa atin ang brokenness natin nasa psychology. Kaya may iba-iba tayong brokenness eh, no? Ako ang brokenness ko sobrang gwapo. Sumobra. Amen. 'Di ba? So, wala, brokenness 'yung wala pong magagawa, no? Okay, iba sa inyo ang brokenness 'yung sobrang yabang. Amen? Iba naman sa inyo, ang brokenness nyo, sumobra naman sa kabila. Sobrang insecure. Hindi, totoo, di ba? So, kaya pag, Pimas, bakit kung Christian na, bakit mayroon pa rin mga depression? Kasi broken pa rin po tayo. Pinatawad ka na ni Kristo, binabago tayo ni Kristo, no? Pero yung brokenness natin, kadalasan, ang healing niyan, journey. No?
Well, kung gusto ni God na pagalingin ka ng isang bagsakan, isang prayer, kaya ni God yun. Siyempre, si God pa. Pero kung hindi, di malamang, journey po yan. Ha? So ngayon, part po pala ng pagbabago natin is doing. Kaya pala, even kung nari mental health, di ba? So bakit sinasabi ng mga psychologists, oy, mag-exercise ka? So ibig sabihin, meron ka pa rin magagawa. Di ba? Hindi totoo. Mag-exercise ka. Di ba? Yung bumangon ka lang. Bumangon ka. Maligo ka. Kahit hindi ka lalabas ng bahay. Di ba? Yung ano lang, yung, kasi you're putting yourself in that state of mind na I'm getting healed. No? I'm not yet healed. Hindi ka naman hindi ka naman living in denial. Pero, you know, itong pagbangon ko, sinyalis ito na ako, niniwala ako, I'm gonna get healed. If not today, tomorrow. If not tomorrow, the next day. Di ba? Ibig sabihin, di ba? Healing is coming. Kaya I'm getting ready to meet my healing. Parang ganito, parang rapture, eh, di ba? No? Yung rapture, sabi sa rapture, di ba? In the twinkling of an eye, mawawala daw lahat ng mga Christian. No? Eh, kung twinkling of an eye, ibig sabihin split second, mawawala po tayo. Pero ano mo sabi sa Bible? Jesus will meet us in the air. Parang, teka, split second lang para ma-rapture ka sa langit. Bakit sasalubungin pa rin tayo ni Jesus sa air? Ba't hindi nilang tayo hintayin ni Jesus sa heaven? Total naman, split second lang naman. Ano nakuha po ninyo? Bakit mag-e-effort pa si Jesus na i-meet tayo halfway? Tingin ko, of course, maraming pwedeng explanation din yan. Ako, isa sa mga ano ko, si Jesus walang ginagawang ano eh, walay eh. No? Wala siyang ginagawang wala lang. No? Pag may mga ganung mga turo sa Bible, may mga spiritual truths yan eh. May mga spiritual principle yan eh. Eh para sa akin, isa sa spiritual principle na rapture po yung pinag-uusapan, no? Na in the twinkling of an eye, diba, we will be caught up in the heaven and we will meet Jesus in the air. Yun ang sabi sa Bible, no? Sa Thessalonians. So bakit? Why will we meet Jesus in there? Why won't Jesus just wait for us in heaven if it only takes a split second to be transported into heaven? I think the spiritual principle there is what? Ang healing, kadalasan, ay ano, midway. Come on, pakisabi mo na malakas, midway. Pangalan na lang siguro natin, Midway Christian Fellowship na. Okay naman din. Ha? Yeah, so pag sabi midway, anong sabihin? Gawin mo yung part mo, gagawin ni God yung part niya. Huwag ka mag-alala kay God. Nakikita mo, hindi, naramdaman mo, hindi, si God ginagawa niya yung part niya. Amen? Amen. Diba? Even if I don't see that you're working, you are working. Yes. Amen. Ang tanong, ikaw, ginagawa mo ba yung part mo? Diba? Oh, come on, remind lang natin yung katabi natin. Pakusabi sa katabi, gawin mo part mo, bebe. Ha? Ano yung part nyo? Okay? So ang doing, part pala yan, no, ng pagbabago po natin. So, hindi tayo nagmi-ministry para maligtas. Pero bakit tayo nagmi-ministry? Kasi sa pagmi-ministry mo, binabago ka ni Kristo. Okay? Sa paglilingkod mo, binabago ka ni Kristo. Sa mga ginagawa mo, binabago ka ni Kristo. So, hindi po salvation ang usapin. Mag-devotion ka. Bakit? Pag hindi ka ba nag-devotion, hindi ka naligtas? Hindi. Wala sa devotion ang inyong kaligtasan. At lahat ng mga hindi nagde-devotion ay magsasabi ng... At least honest, ha? At least authentic, ha? Authentic, ha? I like you guys. Ha? Pero buti na lang, di ba? Hindi, totoo. Kung ang salvation mo nakasalalay sa devotion mo, baka kalahati sa atin hindi saved. Hindi, totoo, di ba? Pero bakit ang kulit-kulit ng leader mo? Mag-devotion ka. Eh kasi sa yung devotion mo, diyan ka binabago ni Kristo. Makuha po, di ba? So, alisin natin yung salitang, yung usaping salvation at yung usaping, gagamit ako ng ano, ha? Theological term, ha? I-distinguish natin yung salitang salvation at yung usaping salvation at yung usaping sanctification. Okay? So, anong sanctification? Ito yung proseso kung saan binabago tayo ni Kristo. Ang forgiveness po, instantaneous. Tinanggap po si Christ, at that very moment tinanggap po si Christ, lahat ng kasalanan mo pinatawad na. Pero yung pagiging katulad ni Kristo, ay, lifetime po yun. Ang tawag doon, sanctification. Process po yun. Okay? If you're with me, can I have an amen? Nag-gets po natin, ha? Kadalasan, tignan ninyo yung screen. Kadalasan, naririnig po natin ay ganito, your doing comes from your being. Kung sino ka, dyan lalabas, no? Yung, ayoko na masyadong gamitin yung salitang manifest, eh. Kasi parang, yung rainbow kasi, ninakaw yung word sa atin, eh, no? No, parang minsan pa ayaw tuloy natin gamitin yung word na rainbow samantalang atin yun eh. Kita mo yung Bible ko, may rainbow. Ah, hallelujah. Amen.
Ay guys, ang ganda nitong Bible na ito. Okay. Wala akong commission dito, pero hindi, ang ganda. If you're looking for easy to read Bible translation, ito po. I don't use this for my study, pero if I just want to read, you know, this is the most enjoyable Bible to read. Ang Bible, Pinoy version. It's now available in Old and New Testament. Ito po yung pinabigay natin kagabi sa ating Night of Hope. No? 235, tama ba? 235, nasa Shopee po ito. Hindi, tama. Oh, sinapi lang po natin to. Kasi wala sa mga bookstore eh. Sinapi po natin. Anyway, so, yung manifest kasi, atin din dapat yun eh. Eh, parang ginagamit na rin naman ng New Age yung manifest, di ba? Pero actually, ang manifest, Bible word din yan eh. Atin dapat talaga yan eh, no? So, kailangan i-redeem po siguro natin, no? So, ang sinasabi po natin, yung kung sino ka, yung character mo, nagmamanifest yung sa actions mo. Di ba? Kaya your doing comes from your being. Kaya ang emphasis dito, yung character. Pero, natanong na po ba natin sa sarili natin, teka. Okay, sige. Okay. Kaya pag sabi niya sa akin, Pimans, huwag kayong ano ha? Huwag kayong build ng... Kasi, ito lagi na sinasabi. O, tingnan niyo ako ha. Your skill almost always far outweighs or outpaces your character. Di ba? Baga ba, mas magaling ka mag-preach kesa pagiging tatay. Mas magaling ka kumanta kesa pagiging magulang. Mas magaling ka pa nga minsan mag-disciple kesa sa pagiging anak. Kaya ang inaano lagi, yung character mo, kasi yung skill mo, di ba? Yung skill mo, it will cause, mag-gain ka ng follower. Pero itong character mo, ito ang mag-please kay God. Di ba? Yung mga inaano natin. Eh, okay, gets ko yun. Kasi ako mismo, nasasabi ko yun. Pero teka, paano ba mag-build ng character? If you tell me to be, Pimans, be a person of character, huwag ka lang magaling mag-preach. Huwag ka lang magaling mag-disciple. Huwag ka lang magaling na pastor. Huwag ka lang yung magaling magpalaglago ng church. Dapat ikaw man of God ka. Okay, sige, tell me, how do I become a man of God? How do I become a woman of God? Sagot? By doing. De, sige nga, tell me, is there any other? May alam ba kayo na hindi ko alam? Kasi kung meron kayo alam na hindi ko alam, kayo na lang magpapapreach ko. May alam po ba kayong paraan to build your character other than doing? Do you mean to tell me you can build your character by not doing anything? Kaya minsan di ko masyado maintindihan yung mga nagpapahinga. Pimans, ayusin ko muna sarili ko. Hindi muna ako magcha-church. Paano mo ayusin sarili mo pag hindi ka nagcha-church? Meron na bang naayos na hindi nagcha-church? Uy, baka may alam kayo, kayo papapreach ko next week, ha? Ha? Hindi nga. Parang hindi ko magets na. Okay, hindi muna ako magse-cell group, ha? Hindi muna ako di-disciple, ha? Hindi muna ako papadisciple, ha? Magpapaayos ako. Paano ka nagpaayos? Eh, ang means ka ng Diyos para ayusin ka, discipleship. Ang means ka ng Diyos para ayusin ka, mag-church. Ang means ka ng Diyos para ayusin ka, umattend ng Power Wednesday. Hello? Wala, nagkakalituhan. Ano, uwian na ba? Uwian na? Uwian na kaya tayo? Baka umulan pa kasi mamaya. Nagigets mo ba natin? Nagigets ko yung emphasis sa character. Oo naman. Pero ang point natin ay, pero teka, paano ba mag-build ng character? By stepping away from ministry? By stepping away from discipleship? From stepping away from your church? Is that how you build character? Kasi if that is the effective way to build character, utang na loob. Linggo-linggo, wag na lang po tayo mag-church. Eh kasi mas binabago pala kayo nang hindi nyo pag-attend ng church kaysa sa pag-attend. Kung yan po ang talagang effective way, eh di lahat po, kasi ako naman bilang pastor ninyo, ang habol ko, hindi attendance, ang habol ko, magbago kayo. So kung nababago kayo nang hindi ninyo pag-church, eh di wag na nga lang po tayo mag-church. Di po ba? At least Sunday pwede ako matulog, iba sa inyo maglaba, except today. Ha? Amen, no? So, magpahinga, di ba? Family time, yeah, gano'n, no? O mga iba, ayan, mag-vitamin C kayo. Pag nababago kayo ng vitamin C ninyo, mag-vitamin C na lang po kayo. Alam niyo yung vitamin C, no?
Ha, yung pag-Sunday na sa beach, nasa resort, na vitamin C daw eh. Okay? Ang akala ko vitamin C, yung C si Christ. Pero yung vitamin C kasi ng iba, S-E-A. Na? Vitamin S, na? Satan. Ay, hindi ko sinabi mo sa mga magnawa. Hindi mo sa mga mag-beach ha, pero not on Sundays. Amen. Ha? So, hindi, totoo nga. Kaya guys, tignan ninyo to. Guys, magtintindihan ninyo to, tapos na ako. Uso ngayon sa Facebook, yung gulatin nyo sila. Sige, gugulatin ko kayo. 11:30, anong oras ba? Mali kasi itong time na to. 11:01 pa lang, tapos na ang sermon. Come on. Pakita ninyo sa akin yung mga mukha ninyo nagulat. Oh, ano? Let's close in prayer. Oh, secret space muna. Sige. Oh. E, pag naintindihan nyo to, guys, tapos na yung sermon. That's the sermon. So, anong nakita ninyo, ano, di ba? Your being comes from your doing, but your doing also helps shapes your being. Make sense? Yun naman po kasi talaga yun eh. Di ba? Sino sa inyo pumayat na walang ginawa? Hindi, of course, hindi kumain, bawas kain. Pero di ba, usually kailangan, wala naman po na pumapayat na hindi lang kumakain. Kailangan pa rin mag? Oh, yung ayaw na nating word, letter E. Di ba? Exorcist. Di ba? Ayaw natin mag-exorcist. Di ba? Parang kademonyohan yan, exorcist. Pero hindi, yan ang susi. Di ba? So, hindi nga. So, nakukuha po natin, you cannot become by not doing. Nagigets ko yung, okay, nagigets ko yung sinasabi ng iba na, puro ka do, puro ka do, puro ka do. Eh, asan yung be? Di ba? Asan yung being? Asan yung becoming? Oh, di ba? Ako rin, madalas sinasabi ko sa inyo, ano yung success para sa tatay months nyo? Success is doing what God wants you to do while becoming the person God wants you to be. Okay? So, sinasabi naman po talaga natin yan. Pero ang point ko is, ano? Eh, pero teka, pag if we go to the nitty-gritty and ask ourselves the question, paano ba tayo binabago ni Lord? Eh di, sa kakagawa, you are changed by your doing. Because, even yung power of habit, yung tinuturo natin dati sa DYH natin, sa ownership class, ano ba ang habit? Habit is action. Meron bang habit of inaction? Wala naman, di ba? Lahat naman ng habit, action eh. Lahat naman ng habit, verb eh. Oh, you are changed by what you do. So, ang point lang natin is yung nga, pag kakagawa mo, hindi ka binabago ng ginagawa mo, teka, i-check mo uli kung tama ba ang ginagawa mo o tama ba ang motibo mo. Yun lang po ang sinasabi po natin. Na, yung sinasabi natin, guys ha, huwag puro ministry ha. Puro ministry. Ministry na walang intimacy. Pero yung intimacy kasi doing din naman yun eh. Maging close ka ba kay God na hindi ka nagpa-pray? Maging close ka ba kay God na hindi ka nagbabasa ng Bible? So meron din pong doing. Diba? Minsan kasi ang ministry na ano siya, na didefine siya na ministry is ano, doing something for God in front of others. Diba? Parang ganun ang parang naging informal na definition ng ministry. Diba? Kaya ang nagiging focus is yung, oh, ano, maganda ba boses kanina? Ano, okay ba yung kanta ko kanina? Oh, okay ba yung pagsayaw ko kanina? Yung mga ganun, no? Kung ako mag-preach, oh, ano, okay ba yung sermon ko kanina? Yes, kaya naging tendency ay ano, in the name of feedback, in the name of excellence, in the name of improvement, pero ang totoo niyan, yung tao na lang talagang piniplease natin. Hindi, never mo natanong sarili mo na, Lord, naging pleasing ba ako sa'yo kanina? Hindi nag-preach ako? Naging pleasing po ba ako sa iyo kanina nung nagsishare ako ng gospel? Lord, kanina nagpa-praise and worship kami. Naging pleasing po ba ako sa inyo? Totoo ba yung mga kinakanta ko? Galing po ba sa puso yung mga sinasabi ko po sa inyo? Yung mga ganon. Di mo ba? Pero yung ministry in itself, hindi siya mali. Nagiging mali lang siya. Kapag mali yung motibo, mali yung focus. Pero ang ministry, supposedly, ay ano, part ito ng proseso, part ito ng tools ng Diyos para baguhin po tayo. Amen. Kaya nga ang Christianity dapat ganito, di ba? The more you do, the more you become. The more you become, the more you do. The more you do, the more you become. The more you become, the more you do. Cycle, 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 cycle. Di ba? Tapos magtanongin ninyo ako, Pimans, 30 years ka na pala sa ministry. Of course, hindi ako perfect, no? May mga times din na sinabi ko sa inyo, may 2 years talagang 1998-1999, kainis talaga yung dalawang taon na yan, no? Na hindi talaga ako maayos sa harapan ng Lord. I'm not proud of that, no? Pero I like to think, siguro the past 10 to even 15 years, I like to think, ha, by the grace of God, faithful ako kay God. No? Hindi ako nagnanakaw ng pera, wala tayong ginagawang mga immoral, ganyan. Hindi po tayo nanonood ng mga porn,
So, I think 15 years, I would say, matuwid ako sa harap ng Lord. Hindi perfect, ha? Matuwid, pero alam mo yun, I like to think itong 15 years, I think I lived in integrity before the Lord. So, pagtanong niyo ako, Pimans, ano yung sikreto ng last 15 years niyo? Ayan lang po. Do become. The more I do, the more I become. From who I am becoming, the more I do. And then, ikot na lang ikot. So, of course, may mga space dyan sa ano, hindi naman perfect na, ano lang naman yan eh. Formatting lang. space, ano lang naman yan. Printed words lang naman yan eh. No? So, kung kayong being, may arrow. Yung doing, may arrow. So, cycle. Diba? Huwag na ninyo masyadong guluhin ang sarili niyo, Pimans, ano una? Eh, pwede naman ninyo, cycle. Di ba? Basta gawin lang ninyo. Tapos, stop to evaluate. Stop to reflect. Di ba? Tapos isipin nyo, teka, am I being changed by my doing? Because if I'm not becoming more like Christ by what I do, maybe I should take a look at what I do. Di ba? Maybe tweak what I do. Maybe reflect on what I'm doing. Maybe reflect on why am I doing it. Yung mga ganon. Okay? Pero, at the end, pag tinama mo naman ang puso mo, babalik ka naman din talaga sa doing eh. Come on, amen? Wala pong maayos na walang doing. So bakit ko po natin inaano po to? Kasi this is the whole sermon here, guys. Na medyo iba tong sermon natin today sa mga naging previous sermons po natin. Hindi ko sinasadya, kundi ito lang po kasi talagang pinapa-emphasize ng Holy Spirit ngayon eh. Na the ways of God. Yun kasi ang topic natin eh. So I'm telling you guys na okay, ito pala ang ways ni God. No, na pag sinabing okay, wag ka puro doing, focus ka sa becoming. Another way to say it is, wag kang puro mag-focus sa ministry, mag-focus ka sa character mo. Okay, pero paano ka ba mag-grow in character? Eh, 'di ba, by doing din. 'Di ba? And so the more you do, the more you become, the more you become, the more you do. Pag ganun, hopefully yung cycle na yan, tuloy-tuloy, with reflection. Tapos pasok mo na dyan, yung mga discipleship, mentoring, di ba? May mga coaches ka, nagbabantay sa'yo, di ba? Kasi may mga blind side tayong lahat, di ba? May mga pride tayo, mga subtle, di ba? So yan, so dyan na papasok po lahat. Eh, pero kung ganun po yung cycle mo, wala ka pong oras, wala ka pong panahon para mag-backslide. Nakita? Di ba? I think pag tumigil ka lang kasi sa isa dyan sa dalawa, dyan ka pwedeng, yun nga, may gap. Na? Ito minsan sinasabi natin, may mga iba na fell through the cracks. Ang ganda ng mga English na mga expression. Eh, no? Fell through the crack. Di ba? So bantay sarado, pero yung pala nag-crack na pala yung wall mo, dun pala pumapasok yung mga yung tulo, dun pala pumapasok yung mga cockroach, mga mosquito. Di ba? May crack na pala yung wall mo. So dito papasok yung mga mentors mo, mga coaches mo na magsasabi, Pimans, di ba? May mga blind spot ka na, may mga ano ka, may mga nanendeglect ka sa buhay mo. Yan, di ba? Pero yun, that's it, guys. No? I hate to simplify, pero kung sisimplihan ko, ito po ang susi ng Christ-likeness. Amen? Come on, i-reflect lang po talaga ninyo. Ito ang susi ng Christ-likeness. Paying attention to who you are becoming. And then, i-reflect mo, am I becoming more like Christ by what I do? Di ba? And if what I'm doing makes me more like Christ, then the more I'm like Christ, the more I will do Christ-like things. And then, ito yung sasabi lang, the gift that keeps on giving. Ikot ka na ikot doon. Huwag mo na, ano yung, don't fix what is not broken. Ito na po yun eh. Hindi siya formula. Ha? Wala, hindi siya formula, pero sinasabi ko lang sa inyo, ito yung process. Ito ang ways of God. This is the way, these are the ways of God. No? Dito tayo binabago ng Panginoon. Okay, kung may natutunan po kayo, can I have an amen? Okay, share ko lang na mabilis po, then matatapos po tayo ng 12:30 pa rin. Okay. Old habits die hard. Okay, so, hindi, share ko lang po itong apat na bagay na ito. Na ni-reflect ko lang, kasi actually pwede na natin tapusin yung sermon. Pero bigyan ko ng konti pang mga laman. Ha? Okay? Ready? Gusto pa po ba ninyo ng more biblical content? Okay? Alam mo, kung nandito kayo para makinig lang ng speech ni Tatay Mans, no? Magsiuwian na po tayo. No? Pero kung ang sinishare ko naman sa inyo ay Bible, no? The Word of God, then I think we need more of it. No? You can never have enough of the Word of God. Can I have an amen on that? So nire-reflect ko, ano ba yung apat na, okay, maraming paraan ng Diyos para baguhin po tayo. Pero nire-reflect ko, okay, kung meron ako na top four,
Okay? Of course, hindi ko binanggit dyan ang Holy Spirit kasi given na ang Holy Spirit ang engine. Holy Spirit ang source. So, can I have an amen on that? Ha? Pero paano ba tayo binabago ng Holy Spirit? Siguro yun ang tamang tanong eh. Kasi pag sinabi mo lang, binabago ka ng Holy Spirit. Pero okay. Pero lahat naman ng Christian may Holy Spirit. Pero ba't hindi lahat ng Christian nagbabago? Ha? Kasi baka hindi natin alam ano yung mga ginagamit ng Holy Spirit sa buhay natin para baguhin tayo. So, share ko po itong apat. Ha? These are, para sa akin, again, hindi necessarily ito talagang top four, pero para sa akin, among the top na mga tools o mga instruments na ginagamit ng Diyos para baguhin po tayo. And makikita niyo, may element po siya ng doing tsaka ng being. Okay? So ano po siya? Number one, sulat, kung gusto niyo isulat to, puro letter S po ito, silence. Okay? Silence. Pakisabi sa katabi, manahimik ka. Pakisabi doon sa nagsabi sa'yo, ang ingay mo. Inutusan, tawag dyan gaslighting. Okay. Yan ang gaslighting. Sa mga nagtanong, ano ba yung gaslighting? Yung po ang gaslighting. No? Yung, anyway, so, kung meron ako idadagdag na isa pang letter S, solitude. Ha? So kung gusto niyo ilagay sa message notes niyo, ang dami kasi, no? Stillness, silence, solitude. Pero ilalump ko lang po siya together para hindi sumobrang haba yung sermon natin. No? Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Okay? Some of you might say, Pimans, parang ano ha, kinontradict ka ng word of God. Kasi sabi mo kanina, di tayo mababago by not doing. But ito, sabi, be still and know that I am God. So, sabi ng Bible, wala ka daw gawin. Be still eh. Diba? Pero hindi. Yung be still po dyan, hindi po siya passive. Hindi po siya, kasi sa Bible may mga tenses. Okay, tingnan nga ninyo yung katabi po ninyo kung tensionado. Sa Bible kasi may mga tenses po siya. Present tense, mga past tense, mga ganun. No? Yung be still po dyan, active. Active tense po siya. So, hindi siya passive. So, hindi po siya yung walang gawin. Ha? Yung be still po dyan, active. Pakisabi po na malakas, active. Okay, active na, ibig sabihin, yun nga. Pag sinabing be still, no? Ibig sabihin, actively, nakafocus ka kay God. Actively, you are putting yourself in the presence of God. Actively, you are talking to God. Kasi sa totoo, may mga bagay kang ginagawa, pero baka hindi ka conscious. Itong be still, active voice, no? Ang sinasabi niya, pag sinabing be still, ay consciously, yung sinasabi natin minsan na awareness, no? Ako, isang term na ginagamit ko rin ay mindfulness. No, pareho lang naman yun. Mindfulness, awareness, they're just the same thing. Na mindful ka na I'm talking to God. Mindful ka na God is here. Aware. Amen? So hindi po siya yung, Pimals, hindi muna ako magpa-practice bukas sa music ha, kasi mag-ano muna ako, Psalm 46 verse 10. Tapos sa bahay, natulog. Of course, walang masama matulog. Ha? Kailangan po natin ng tulog. Amen? Ha? So hindi mali yung tulog. Pero yung tulog lang, in and of itself, hindi yan ang be still. No? Ang be still ay ano, gising ka. As a matter of fact, gising na gising ka. Kasi hindi mo naman talaga fully mapapractice ang presence of God na hindi ka gising na gising. Yung buhay na buhay, yung diwa mo. Kaman, pakicheck kayong katabi po ninyo kung physically present, pero baka, di ba? Baka kinakalaban niya yung the dark side of the force. Alam ko, pang afternoon service pa yun na kayo ha, kasi alam ko medyo maglamig, maginaw, no? Kung iba sa inyo, kulang na lang. Bigyan ko kayo ng tropilo. Ay, talagang grabe, ha? Okay? Buti wala tayo sa Ignite. Kasi kung nasa Ignite tayo, naka-couch po tayo, patay-patay po tayo dyan. No? So, yung be still ay ano, aware. Okay? May kwento po, no? Kwento ko na lang po, hindi ko nalalagay yung passage. Kung alam ninyo, si Jacob ay natulog in a place called Luz, no? Hindi lost, no? Luz, L-U-Z-A. Tapos natulog siya, na naginip siya, pero actually, totoo pala, may mga panaginip pala na totoo, no? Yung alam yung panaginip niyo, nakala niyo, kumakain kayo ng pizza. Tapos magising niyo, nabilakukan kayo. Pizza pa, talaga pala kumakain kayo ng pizza, no? Pero may mga iba talaga, ano lang, no? Yung ano lang, pangarap lang, na? Yung katabi niyo, yung ano, crush niyo. Diba? Magising niyo, mag-isa ka pa rin. Kahaamno mo lang, unan mo pala. Diba? So, si Jacob, kala niya, panaginip, na usan bumuka, diba? Bumukas ang langit, may nakita siyang ladder, tapos nag-aakyat baba ang mga anghel ng Diyos. Tapos nagising siya. Pag gising niya,
Sabi niya, panaginip ba yun o nangyari talaga? Sabi niya, hindi, nangyari yun eh. Hindi siya panaginip lang eh. Tapos ano sabi niya? Surely, God was in this place and I was not aware of it. Ano na-miss niya? Okay? Tanungin niyo ako, bakit? Eh kasi nga, tulog siya. Again, nothing wrong with sleeping, pero yung nga nangyayari. So pwedeng, antok ka, ganyan, di ba? Pero kung you want to, gusto mo i-practice yung Psalm 46 verse 10, talagang lalabanan mo yung antok mo, lalabanan mo yung ano mo. Kasi nga, actively, no? Consciously, ilalagay mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Yun po yun, di ba? And in your stillness, no, doon mo siya makikilala. Pero bakit mo siya makikilala? Kasi ang implication niya is in your stillness, you're meditating on Him, you're focusing on Him, you're talking to Him, di ba? And God inhabits the praises of His people. Pwede rin na pinupuri mo siya. So habang pinupuri mo siya, bumababa, literally, ang presensya ng Diyos, yun, nararanasan mo siya, nakikilala niya siya. No, kadalasan pa nagpa-pray tayo, you practice the presence of God. No, pagkatapos ng sacred space mo, hindi naman nagbabago ang sitwasyon mo. Amen? May mga few times siguro, i-allow ni God, na in that sacred space, binabago rin pala ni Lord yung circumstances mo. Pero kadalasan hindi. Pero ang binabago ng Lord, sino? Sino? Ikaw. Tama? Nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng joy, nagkakaroon ka ng patience, nagkakaroon ka ng strength, bago mo practice yung be still, wala ka nun, pero nung naging still ka na sa harap ng Diyos, meron ka na nun. But the way you entered the throne of God, wala ka, no? Empty. Paglabas mo ng throne of God, grabe, ano ka? Under armor. No? Para kang warrior na ano ka, fully loaded. Na? Armed to the teeth. Ha? Ready for battle. Yan ang nagagawa ng pag-spend sa presence ni God. Na? Kasi ang mga weapons naman na kailangan mo, meron eh. Lahat naman kasi sinupply na ni God eh. Kailangan lang pumasok ka sa presence ni God para maging aware ka, maging conscious ka na, o nga, sabi ni God, anak, lahat ng mga kailangan mo, binigay ko na. Di ba? Wala ka lang kasi sa presensya ko, kaya hindi mo na mamalayan na nasa sayo na yung lahat ng mga kailangan mo. Pero ngayon, nandito ka sa presence, ako, nare-remind ka, sino ako, nare-remind ka ng identity mo, di ba? Nare-remind ka, anong meron ka, no? Nare-remind ka, sino ka, in me, ayan, kita mo, paglabas mo ng throne room ni God, iba ka na. Kaso, we are forgetful people, kaya nga, araw-araw, kung hindi nga lang araw-araw, minumunuto, moment by moment, babalik ka sa presence ni God. Ang maganda kay God, ay ano, walang kota. Amen? Pwede kang pabalik-balik, paulit-ulit sa presence ni God. Hindi ka sabihin ni God, ay, ikaw na naman! Di ba? Kanina, dito ka, 15 minutes ago. Ah. Hindi, eh Lord, kasi kailangan ko ulit po ma-remind, kailangan ko ulit na po ng presence po ninyo. Oh, come on, amen po ba tayo dyan? Ha? So, ganun lang po. Guys, ang sikreto po talaga, sacred space. Ako, share ko lang sa inyo na mabilis, ha? Baka magulat po kayo. No? Isa sa mga nakapag level up. Some people are commenting, Pimas, ba't ang dami mo nakikita sa Bible na hindi namin nakikita? Gusto niyo malaman yung sikreto? Sino ko gusto malaman? Come on, mga Marites. Amen, ha? Okay. Napaka-simple na sikreto ko. Alam mo, one time sinabi sa akin ng Lord na, Son, when you read my word, in quiet time, ha, read it slowly. Yun po ang sikreto. I read the Bible slowly. Wala po kong secret gadget. Wala po kong secret app. Okay? Lahat ng sinishare ko sa inyo, lahat ng kinikwento ko sa inyo, lahat po yan, of course, revelation ni God, di ba? Biyaya ng Diyos. Pero, ang sikreto, alam niyo, ano? Mahaba ako mag-preach, di ba? Okay, mag-amen. Mahaba ako mag-preach, pero mabilis ako magsalita. Right? Mabilis kasi ako magbasa, eh. So, paano ka magbasa, ganun ka rin magsalita, eh. Usually, ha? Pero, so, mabilis ako magsalita, mabilis ako magbasa, pero sabi sa akin ni Lord, pagdating sa quiet time, baganan mo. So, when I read my Bible, I read it slowly. That is the secret. Tapos, when I pray, nagpa-pray ako in public, di ba? Pero nagpa-pray ako in public, hindi siya mabagal. Kasi pag mabagal, di tulog kayo. Di ba? Kanara, guys, let's pray. Heavenly Father. O, di pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Kina mo, naiinip na agad kayo. Kung ganun ka mag-pray in public, eh tulog na po yung mga katabi ninyo. Tama?
Kaya syempre, I try to be conscious, I try to be sensitive, di ba? Lalo pag nagpe-pray tayo in public, nagpe-pray ako ng ministering prayer, so medyo mabilis. Pero ang sikreto rin sa quiet time, pag private prayer, bagalan mo mag-pray. Sikreto po talaga yun, bagalan mo mag-pray. As in, pag kinakausap mo si God, parang kang old person, no offense sa mga matatanda, na? Parang old person. Okay? You talk to God, slowly, kita mo, it will revolutionize your prayer life. Kasi yung pip, kunwari, naglaan ka ng 15 minutes, di ba? 15 minutes, magsa-second space ka. Sige, kahit ay alarm mo eh. Okay, 15 minutes. Wala namang mababago sa 15 minutes eh. 15 minutes is 15 minutes. Pero kita mo ha, ito, experiment nyo. Try nyo bukas, okay, mamaya. Mag-pray ka ng 15 minutes, mabilis. No, lahat ng mga needs mo, Lord, yung kaibigan ko, Lord, yung ganyan, Lord, ganyan, ganyan. Okay, after 15 minutes, kita mo, you're not transformed. Pero try mo, 15 minutes, tapos bagalan mo lang. Wala naman na bago sa oras mo eh. Matatapos ka in 15 minutes pa rin, pero bagalan mo lang. Bagalan mo. Huwag mo i-force sarili mo magsalita. I mean, you don't have to say anything that you don't want to say. Di ba? Kung gusto mo lang naman ang himik in the presence of God, edi sige. Kung isa lang lumalabas sa bibig mo, Lord, I love you. Di ba? Lord, thank you for... kung yun lang, paulit-ulit, oh. Basta ang ano doon is, yung, you are conscious that you are in the presence of God. Kita mo, after 15 minutes, di ba? Pwedeng bitin ka, pero kita mo, pagtayo mo sa sacred space mo, paglabas mo ng sacred space mo, you are transformed. Kasi dala-dala mo na yung presensya ni God. Oh, yan ang tinuro sa akin ng Lord. No? Puro S, di ba? Silence, stillness, solitude. Kung gusto niyo pa ng isang S, slow. No? Pakisabi na, pakisabi sa katabi niyo, nang mabagal, slow. Ang boring na. Yeah. Pag ako slow mag-preach, patay, tulog lahat. Di ba? Open your Bible. 5 minutes na sa passage, walang tayo. Kaya ang bilis ko magsalita eh. No? Pero pag kami yun ni God, ang good news, hindi mo mabobore si God. Come on. Amen? You can never bore God. Kaya huwag niyo isipin, Lord, nabobore na ba kita? No, God is never bored with you. God is always thrilled with you. Di ba? Si Lord, He delight. Alam mo, kung tayo tinuturo sa Bible, we delight in the presence of God. Maniwala kayo, hindi. God also delights in your presence. Di ba? Natutuwa si God na nandiyan ka sa presence niya. No? One time, nakita ko si, next week, punta po ng Palawan, we're gonna meet with my mentor, na si Kuya Ancho. Si Kuya Ancho, isa sa hinahangaan ko sa kanya, si Ancho Budaventura, is kahit ang napaka-busy niya, pero pagkausap ka niya, he makes you feel like you are the most important person in the world. No? Tapos naisip ko na, saan mo nakuha ni Kuya Ancho yan? Sabi ko, kay God. No? Kay God, pag nasa presence ka ni God, God makes you feel like you are the most important person in the world. If you haven't felt that, you haven't been in the presence of God. Kasi you're rushing. Diba? Alam niyo why you're rushing? Tansya ko ha. Many of you're rushing kasi you're entering into the presence of God with guilt and shame. Kaya nagmamadali kayo. Kasi parang, di ba? Parang ano kayo kay God eh. Parang hiya ba? Daming pagkukulang. No. Kaya papasok ka sa presence ni God. Lagi mong isipin, ang presence ni God is a throne of grace. Ha? Ang presensya ng Diyos, hindi po punong-puno ng judgment. Hindi po punong-puno ng condemnation. Ang throne ni God ay punong-puno ng biyaya. Grace. Kaya, yung nga, the more guilty you are, the more you need to enter to the throne of grace. So, papasok ka kay God. Lord, ito na naman ako. Di ba? Dami ko na naman nagawang ano. Lord, hindi naman ako na pag-devotion. Di ba? O Lord, ganyan. Ayan. Maglilitanya ka na naman. No? Pero, more often than not, di ba? Pag naglilitanya ka, of course, confession is good for the soul, sabi naman nila, di ba? Pero, yun nga, huwag ka lalabas sa sacred space mo without knowing, hindi lang feeling, without knowing that you are forgiven. Without knowing that you are fully loved. Amen? Ha? Kaya huwag kayong papasok sa presence of God, masaya paglabas, malungkot. No, hindi po ganun. Diba? Pwedeng pumasok ka sa presence of God, full of guilt, full of shame, pero ang unang ano mo agad is, hingi ka na agad ng tawad. Kasi alam na naman ni God yung ginawa mo eh. Diba? At pinili ka na niya, alam mo, si God, di ka pa pumapasok sa trono niya, nagdesisyon na siya na patawarin ka. Actually, sa cross pa lang ni Jesus, nung namatay si Jesus sa cross, nagdesisyon na siya na patawarin tayo. Now, meron akong kinikwento na
one of the most fruitful Christians who ever lived, si Bill Bright. Si Bill Bright, grabe po. Na ang Campus Crusade, campus, diba? Nag-start sa school. Pero ang Campus Crusade, lahat ng sector ng society... I have to be careful saying that. Lahat ng sector ng society, meron sila. Na? Meron sila sa media, meron sila sa sports, meron sila sa politics, sa government, business. Lahat meron sila. Ganun ka-fruitful ang Campus Crusade. Yung school namin nila, Pastor Ben, sila Pastor Cherry, ministry ng Campus Crusade, yung IGSL. Na? So may mga kwento-kwento na ang sikreto, quote-unquote, ang sikreto daw ni Bill Bright ay meron siyang contract with God. Na? Pero nobody has seen this contract. Yun ang mystery. Na? So alam natin, kasi si Bill Bright, na-mention din niya sa mga libro niya, na meron siyang contract with God. Pero nobody has seen it. Okay? Pero may mga kwento-kwento sa mga staff ng Campus Crusade na ang contract daw ni Bill Bright kay God ay simply ganito. Dear God, whatever, wherever, however, the answer is already yes. Na? Tagalogin. Kahit saan, kahit sino, kahit ano, kahit kailan, ang sagot ay, Lord, basta kayong nagsabi ha, oo na agad. Walang negosasyon, walang ano, no, wala. Walang kondisyon, wala yung transaksyon. Lord, pag ginawa ko to, gawin mo to ha. Diba? Eh, walang ganon. No? Walang bribe. No, wala. Lord, whatever, wherever, however, the answer is already yes. Yun ang legend yung legend. Ha? We're not sure. Okay? Ako, I'm here to tell you by the authority of the Word of God. Na kayo, hindi pa kayo pumapasok sa presence si God. Na? Lahat ng inyong kasalanan, kailan yung ginawa, diba? Kanino yung ginawa, na kahit na gano'ng kalaki, gano'ng kaliit, sadya o hindi, ang sagot ng Diyos ay, anak, you're already forgiven. Hindi ka pa pumapasok sa throne ni God, forgiven ka na actually. Kasi dun sa ginawa ni Jesus sa cross. Diba? Pero pag hindi ka pumasok, hindi ka conscious of your forgiveness. At pag hindi ka conscious of your forgiveness, you will live in guilt and shame. And ang sabi ni John Maxwell, hurt people, hurt people. Guilty people make other people guilty. Condemn people, di ba, want others to feel miserable. Kasi misery loves company. Pero graced people, grace people. May niwala ba kayo doon? Forgiven people, forgive people. Amen? Di ba? So yun eh. Yung pag wala kasi sa presence si God, hindi mo alam anong meron ka. Kaya namubuhay ka na parang wala ka. Pero kung conscious, pag pumasok ka, be still and know that I am God. No, pag ano mo, oh nga no, sabi pala ni God, I'm already forgiven. Oh, sabi pala ni God, I'm a child of God. Sabi pala ni God, di ba, I can do all things through Christ who strengthens. So, nare-remind ka who you are, who He is, what God has already done for you. Nare-remind ka of what God can accomplish in and through you. Come on, can I have an amen on that? Amen. Ha? Kaya mag-sacred space po tayo. Okay, kahit walang motive, walang hidden motive, walang hidden agenda, no? Lapit ka lang na mare-remind ka, mare-refresh ka of who you are. Oh, come on, can I have an amen on that? Pero syempre, pangalawa, iba pa rin talaga yung power ng scripture. Ha? Read slowly. Okay? Kasi ang talagang power ng Bible, of course marami, no? Pero it's really Romans 12:2. No? Binabago. Alam mo, ang goal ng Bible, hindi para pag-guilting ka. Hindi nga. Ang goal ng Bible ay ano? Para baguhin ang iyong mindset at ang iyong worldview. Na? Worldview are the beliefs that you really hold in your life. Ito yung totoong mga paniwala mo. So when you read the Word of God, na? Itong, gusto ko itong, ano, kung nilagay, kakakuha ko lang nito Friday. No, Friday, nung nag-ignite po tayo, kaka-order lang kasi natin. So, kumuha ko ang isa for myself. And hindi ako dito nagde-devotion. Pero kasi sa office, alam niyo, dami kong ginagawa ngayon, dami kong iniisip, di ba? Ano, may mga times na nagkahalo yung mga sermon ko eh. Di ba? Yung sermon ko napunta sa thesis ko, yung thesis ko napunta sa sermon. So, ang daming ano. Kaya minsan, oh, magbe-break muna ako. Mental break, di ba? So, usually, lalabas ako, lakad-lakad. So, ngayon, meron na akong tool, no? So, kahapon, bago tayo mag-night of hope. Diba? So, yan, I just opened the scripture, nagbasa lang ako, diba? Sabi niya, kayong mga ulupong. Sabi niya, kawawa kayong mga teachers of the law, mga plastic. Totoo, yun talaga sabi. Mga plastic.
Sabi ko, kakatuwa naman ito. Diba? Lord, ako ba yun? Mga plastic. Diba, sarap basahin. Nakaka-aliw, di ba? Hindi, totoo. Nakaka-aliw siya basahin. Sabi ko, Lord, nakakatuwa naman talaga itong... Ito yung talaga pinakamasayang trans... Ay, guys, kahit ako, ESB guy ako, ano? For my serious study, pero yun lang for my casual reading. Nothing, bumili po kayo. 235, available sa Shopee. Hallelujah. Ay, bumili po kayo. Ay, baka iba kasi sila, nadadry na yung mga devotional life niyo. Bumili po kayo na, 235 lang. Available sa Shopee. So, ang ginagawa talaga ng Word of God, yung nga, tinatransform niya ang ating mind. Diba? Kaya nga, be transformed, do not be conformed, be transformed by the renewal of your mind. So again, paano gagawin yan? How do you renew your mind? Ano, sabi mo lang, okay, change mindset. Ganun lang? Hindi, yun nga, by the Word of God. Diba, kung ano tinuturo ng Bible, yung ka. Okay. Gusto nyo ng kwento? Kwento lang, ha? Yeah, some of you know I'm doing a series on identity in the afternoon. Iba lang yung title, pero it's really about identity. So, lahat ng binabasa ko ngayon, para nakikita ko yung identity. No? Baga, yung mga passage, alam ko na to eh, pero ganyan ko nakikita yung identity. So, okay lang magkwento, ha? So, for example, na, alam niyo yung famous na story na si Abraham tsaka si Lot naghiwalay. Diba, naghiwalay. Kasi binibless na rin ni God si Lot dahil si Lot ay sumasama kay Abraham. Pero si Abraham talaga yung covenant. Diba? So, nabibless. So, sabi ni Abraham, naku, pamangkin, ang dami-dami mo na rin mga ari-arian, mga tupa, ganyan. Nag-aaway niyo mga tao natin. Hiwalay na lang tayo para huwag tayo mag-aaway. Ha? So, naghiwalay po sila. No? Eh, si Lot, napili niya Sodom and Gomorrah. Alam niya o hindi, yun ang napili niya. So, napaka-evil. No? So, bumaba ang anghel. No, bumaba ang anghel, dalawang pakay ng anghel. Una, sabi niya, Abraham, next year na. Ha? Ito na. Yung matagal mo hinintay, next year na. Okay, sabi ni Abraham, okay. Si Sarah, natawa. 75 years old na ako, ngayon pa ba ako magkakaanak? Ba't ka tumawa, Sarah? Hindi po ako tumawa. Hindi, tumawa ka eh. Hindi po. Sige, basta. Diba? Tingnan natin. Diba? Next year, pagbalik, babalikan ko kayo. Next year, pagbalik ko, buntis ka na. Di, ganon, diba? Tapos alis na yung angel. Tapos biglang kung sabi ng angel, should I hide from Abraham what I'm going to do? Knowing, you know, sinabi na yon within the earshot ni Abraham. You know, ano sabi niya? Knowing that who he will be blessed. Who he will be cursed. Bigla nagparinig yung anghel. Abraham, by the way, we are going to destroy Sodom and Gomorrah. And naalala ni Abraham, nandun si Lot. Pero alam nyo, yung context ng kwento, na ngayon ko lang actually nakita. Yung context ng kwento, diba sabi niyo, Lord, kung may 50 ang matino, di-destroy mo ba? Sabi ni Lord, sige, kung may 50. Eh Lord, kung may 40. O sige, kung may 40, hindi ko di-destroy. Eh kung may 20. Oh, may 20, hindi ko di-destroy. Kung may 10, hindi ko di-destroy. Tumigil siya sa 10, di ba? Tama? Alam niyo bakit niya ginawa yun? O, tanongin niyo ako. Kasi ni-remind siya ni God ng kanyang identity. Na ang sabi nung angel kay Abraham, Abraham, whoever you bless will be blessed. Whoever you curse will be cursed. Kaya pala, ang lakas ng loob ni Abraham, mag-intercede. Some of us would think, kapal na mukha ni Abraham ah. Diba? Yung nga, tumigil siya sa 10 eh. Pero kasi, nung na-remind siya ni God na, Abraham, ganyan ka kalakas. Ganyan kalakas ang prayer mo. Pag sinabi mo sa Sodom and Gomorrah, okay, bless yan. Bless yan. Pag sinabi mong curse yan, curse yan. Oh. Pag sinabi mo, Lord, curse mo yan, puwera yung 10. As it turned out, of course, alam niyo yung kwento, less than 10 ang righteous. Pero niligtas ni God si Lot because of Abraham. Identity. Nakuha po ninyo? Hindi po random yung pag-pray ni Abraham na, Lord, kung may 50, di-destroy nyo? Kung may 40, di-destroy nyo? No. Kaya niya ginawa nyo, basahin nyo sa taas. Kasi nga, nagparinig yung angel na, should we hide from Abraham what we're about to do? Since he is going to be a father of the nation, and whoever he curses will be cursed, whoever he blesses will be blessed.
And when Abraham was reminded of the power that he had, he interceded for Sodom and Gomorrah. And because of that, na-save, at least physically, na-save niya yung pamangkin niya, si Lot. Of course, another kwento na lang yung si Mrs. Lot ay lumingon at naging asin. That's another story for another time. Pero see? Oh. Ba't hindi ka nagpe-pray? Hindi, ang totoong dahilan kaya hindi ka nagpe-pray, hindi dahil tamad ka. Hindi ka nagpe-pray kasi hindi mo alam yung power ng prayer mo. Kasi kung alam mo, powerful prayer mo, believe me, magpe-pray ka. Kahit natamad ka. Amen? Diba? Yun nga po yun eh. See? So, alam mo yung mga ganyang mga revelation na ako, 30 years na ako nagpe-preach ha? Yung mga connection na mga ganyan, ngayon ko lang nakikita kasi I've learned to read slowly. Tsaka I read my Pinoy Bible. Amen. The best Bible translation. Amen. Mga plastic! Amen. I love this. I really love this Bible. Amen. Dadali ko sa Palawan yan. Amen. Okay. Move on na ba tayo? Ha? Uy, available sa Shopee ha? Nasabi ko na ba sa inyo? Huwag na ninyo hanapin sa bookstore, guys. Nung unang lumabas ito, nilaunch sa Philippine Bible Society. Sold out. Tapos pumunta kami ng PBS, pumunta kami ng ano, wala sa PCBS to, wala sa Back to the Bible nito. Meron sa Shopee. Amen, di ba? Where would we be, Lord, without Shopee? Gift talaga ng Lord yan sa... Okay, o pangatlo, hala, ito na. Alam ko ayaw nyo to, pero I have to tell you this, guys, no? If I'm going to be faithful to the Word of God, ito yung totoo. Ginagamit din ni Lord suffering. No, I'm sure how you wish na sana ang paglago ay pag-attend lang sana ng conference, pag-attend lang sana ng seminar, di ba? Take down notes. Hindi. Kasi alam ni God, karamihan niya mga yan, head knowledge lang eh. Again, nothing against conference ha. Pero iba kasi yung suffering eh. Suffering gives you the opportunity to apply what you have heard and what you have learned sa mga conference, sa mga seminar. In this time, itra-translate na sa real life. Ito yung sinasabi nila sa English na when the rubber meets the road. Come on, can I have an amen on that? Diba? Ito, I'm sure na naririnig na ninyo ito. No? You know that the testing of your faith produces steadfastness. Ang problem sa maraming Christian, they actually don't know. Diba? Kaya, hindi, totoo. Hindi, walang ano to, ha guys? Hindi ako nag-gaslit. Hindi ako ano, nanunumbat. Pero, if some of you guys know, yung Ignite natin, ang format ng Ignite natin, question and answer. Ang dami pong mga tanong na ang preface ay ganito. Ha? Again, love, mga Igniters, ha? Love kayo ni Tatay Mans. Ha? O, mga Igniters, can I have an amen? Ayan, ha? Love kayo ni Tatay Mans. Sinasabi ko lang no? Na marami ako natanggap na question, ang simulain niya ganito. Tay, bakit inalaw ni Lord? And then, that. Bakit inalaw ni Lord? So, tingin ko ha, ang lumalabas sa mga worldview natin ay ano, hindi natin alam to. Ina-assume ni James, alam natin to. Eh, well, siyempre, ang kausap kasi niya yung early Christians. Sabi niya, for you know, come on, pakisabi ng malakas, you know. Hindi, tanuyin niyo muna yung katabi niyo, do you know? Oh. Alam ba na the testing of your faith produces steadfastness? I think many of us don't know. Kaya pag dumaan sa pagsubok, parang, Lord, ba't mo inalaw? Sabi ni Lord, kala ko kasi nabasa mo yung James chapter 1 verse 3 eh. Na alam mo ang purpose ng suffering eh. Di ba? Na itong suffering na to, it's not meant to destroy you, it's meant to strengthen you. Ay, hindi mo pala alam yan? Kaya pala. Di ba? Kaya ang daming Christian nanghihina pag may pinagdadaanan. Pero ang purpose pala ng Bible ay ano? Ang purpose ng Diyos, pag dumaan ka sa pagsubok, dapat tumitibay ka. Kasi nga, pagsubok eh. E di ibig sabihin, nasubukan ka. Pag lumabas ka sa pagsubok, e di ano ka? Subok na. Amen? O come on, remind niyo katabi niyo, subok ka na ba, bebe? O marupok? No? Eh, pagsubok, dumaan, nalagpasan, e di subok ka na. No? Sa English, ang term natin dito, battle-tested. Na, yung favorite author ko, si Erwin McManus, meron siyang podcast, Battle Tested. Kasi si Erwin McManus, dumaan sa cancer, pambihirang mama to. Cancer niya, between stage 3 and 4. Sabi ko, bakit may between stage 3 and 4? May ganun pala, no? Between stage, hindi makadeside yung cancer kung anong stage siya. Hindi, totoo. Yung nagsabi niya, the doctors told me, I'm diagnosed with cancer, between stage 3 and 4.
Hindi, nakukuha naman daw sa surgery. So, nagpa-surgery siya. Hindi siya yung chemo, so surgery. No? So, yun nga, yung kinekwenta ko po sa inyo. Pag-gising ni Irwin McManus from surgery, bumangon siya. As in, gusto niya nang tumayo, gusto niya nang lumakad. Ang kulit. No? Tapos, nung wala na yung doktor, tikas ng ulo, yung lumakad nga, yun, na nag-collapse. Pero, ang bilis na makarecover. Ngayon, pag nakita niya sa Irwin McManus, parang walang trace ng cancer. Diba? Grabe talaga tong taong to. No? So, yan ang subok na. Tapos yun nga, meron kasi siyang isang series yata sa church niya dati na ang title, Battle Tested. So ngayon, ginawa na niya yung parang mantra niya yun. Tapos ngayon ang pangalan ng podcast niya. Na Battle Tested. So mga kapatid, ito tanong ko sa inyo mga anak, battle tested ka ba? You've been to the battle, pero masasabi mo lang na battle tested ka pag naglagpasan mo. Kasi pag natalo ka dun sa battle, hindi ka pa rin battle tested. Battled lang. Na? Pero battle tested, isipin, ah, dumaan sa pagsubok pero nag-come out from the other to the other side na mas matibay, mas malalim, 'di ba? Mas may intimacy sa Panginoon. So guys, alam ko kung ako kasi din ayoko 'to eh. I mean, honest naman ako sa inyo, 'di ba? So, siyempre, kung pwede lang sana talaga lahat ng growth sa pamamagitan lang ng SOL life class, 'di ba? Yung pinaka-sacrifice niyo, gigising kayo nang maaga, punta kayo dito 7:30 ba? Anong oras ng life class natin? 7:30, di ba? O, mga iba gigising ng 4. Kung yun na yung pinaka-sacrifice niya, okay na. Pero I'm gonna be honest with you, hindi yun eh. Di ba? Yung mga life class, SOL, para equip ka. Pero paano malaman kung equip ka o hindi? Ah, pag dumaan ka na sa pagsubok, yan na. Di ba? Kung yung knowledge, mauwi ba siya sa application, yun, dun yun. Okay? Of course, kailangan mo ng knowledge. Kasi kung wala kang knowledge, edi pag dumating yung pagsubok, hindi mo na naman gagawin mo. Pero ang kadalasan, di ba, sabi nga nila, sa school, nauuna yung information bago yung test. In real life, una yung test, mamaya na yung lesson. Eh, ganun talaga eh. Di ba? Yan ang katotohanan. Ha? So I don't wanna kid you, I don't wanna, you know, sugarcoat this for you. Yan po ang totoo. And then of course, number four, service. Service. No? Yan ang top, para sa akin, na top four. No, ito ang top four na ginagamit ng Holy Spirit. Yung stillness, solitude, pwede mo sabihin yun ng devotional life mo, prayer life mo. No? So, Bible, of course, no? Word of God. Suffering, yan ang totoo. And then, pangapat, yung nga service. So guys, yes, hindi. Guys, dito sa Horizon, pantay-pantay po ang tingin namin sa inyo. Si God, pantay-pantay tingin niya sa inyo. Magbuo ka ng 12 o hindi, pantay-pantay ang tingin sa inyo ng Diyos. Can I have an amen on that? Ha, para clear lang tayo ha. Pero bakit natin in-encourage na maglingkod ka, mag-serve ka, mag-disciple ka. Kung may opportunity, mag-open cell ka. Bakit? Hindi siya guarantee pa nag-open cell ka, makakawin ka ng disciple. Pero kung tama ang puso mo, guarantee yan na yung open cell mo, magpapalago sa'yo. Hindi man lumago ang cell mo, ang lumago, ikaw bilang cell leader. Amen. Diba, akad lagi kong sasabi ganito, ministry might not always produce sheep, but it will make you a better shepherd. Titibay kayo. Di ba? Yung mga rejection na yan, syempre masakit. Pero pag yan na-overcome mo, wala na. Darating yung time na, alam mo yung, kahit anong bato nila sa'yo, hindi ka na-apektado. Bakit? Kasi naranasan mo na yun. Battle tested. Di ba? Pero yung nga, service. Guys, gusto ko ito. No? May pinakita sa akin si Lord. No? Sa kakabasa ko ng The Bible. Mga plastic. Basahin niyo, Matthew 23 ba yun? Yung puro wow, wow, wow. Kawawa kayong mga teachers of the law, mga plastic. 7 beses inulit. Kasi wow to you yun eh, sa Ingles. No? Guys, tingnan niyo ito. Pero tingnan niyo yung screen. I really love this. No? Sabi ni Isaiah, sabi ni God, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted. Oh guys, pause muna tayo. Ano ito? Ministry o intimacy? Ministry. Hindi pa yata sure. Okay. Tingnan nyo ulit. Okay? If you pour yourself out for the hungry, satisfy the desire of the afflicted, o ano yan? Ministry. Tama? That's ministry. Specifically, ministry to the poor. Kasi hungry and afflicted eh. And then tingnan nyo. Look at the word then. Pakasabi ng mga lakas, then. See? Then, ano daw? Then shall your light rise in the darkness and your gloom be as the noonday. Character. Ginamit ni God yung ministry. Sabi ni God, gawin mo to. Pag ginawa mo yan, magiging ganun ka.
Di ba? So, hindi pala laging yung being muna bago doing. In real life, hindi ganun eh. Sa theory, sa papel, syempre being before doing. Pero in real life, how do you become? By doing din eh. You don't become someone by not doing anything. Kaya nga, yung doing mo, siya rin pala pag-form ng character mo. And then from your character, dyan manggagaling yung ginagawa mo. Cyclical. Cycle siya eh. Hindi siya ladder eh. Hindi siya ladderize eh. Hindi siya chronological. Hindi laging ganun. Life is not always that neat eh. Kaya guys, huwag na ninyo tanungin. Kaya kung wag ako tinanong. Pimans, ilang oras ka mag-prepare ng sermon? Tapos, ilang oras ka mag-pray para sa sermon? Guys, sa totoo, in 30 years, hindi ko ma-distinguish eh. Kasi habang nagpre-pray ako, nagpre-pray ako. Lord, bigyan mo ako ng message. Pag binigyan kami ni God at that very moment ng message, ano? Sabi ko, Lord, mamaya ka na, message, mamaya na. Nagpre-pray pa ako, nag-uusap pa kami ni Lord. Eh, sinagot na nga ni Lord yung prayer mo eh. Sabi, Lord, preach on Psalm 50. Eh, di siyempre, di hamang nag-uusap kayo ni Lord, kuha ka na ng papel. Sabi ni Lord, Psalm 50 daw. Oh. Na nakuha nyo? Tapos habang gumagawa ka, siyempre, Lord, anong dito? Di ba? Parang, Lord, anong ibig sabihin itong passage na to? So, habang nagpre-pray ka, hindi mo man distinguish eh. So, hindi talaga kasi dichotomy na, di ba? O, ito, tatlong oras para magprepare ng sermon, 30 minutes para ipag-pray yung sermon. Hindi. In real life, sabay-sabay na siya, halo-halo na siya. Pero dito, pinakita lang po dito, hindi ko sinabi formula din to ha, pero dito, kaya ano kita mo, inuna yung gawin mo to. No? Mag-minister ka sa mga mahihirap, kita mo, then ano, your light will rise. Again, some of you might say to me, Pimans, di ba turo mo dun sa light of the world? Nga, dapat light ka muna, dahil light ka, kaya ka nagsashine. Pero ito, baliktad. Di ba? Ito, hindi. Maglingkod ka sa mga mahihirap. Paglingkuran mo sila, pakinin mo sila, then, magiging ilaw ka. Parang ganun ang dating. Kaya guys, ang point natin is what? Huwag tayo masyado mahilig sa formula. Can I have an amen? Ang Bible hindi formula. Amen? Ang Bible ay plastic. Eh, mga plastic pala kayo. No? Hindi siya formulaic. Formulaic. No? May mga principle, pero huwag ka masyado yung, ano ba unahin ko? Minsan sabay eh. So, minsan, huwag ka na masyado mag-ano na, Lord, unahin ko ba ano? Hindi, basta gawin mo na. Gawin mo na. Di ba? Nagpe-pray ka, nagmi-minister ka, from yung mi-minister ka, nag-grow ka, habang nag-grow ka, nagmi-minister ka, sige na. Di ba? Huwag mo na masyado ano, di ba? Don't concern yourself with, sabi nga sa Psalm, di ba? I do not concern myself with things too wonderful for me. Yung bagay na baka beyond human comprehension. Amen? Kaya ito, bigyan ko na example ng, na ang doing can also affect your being. Guys, tama ba? Pag nag-smile ka, sasaya ka. Okay, wait ha. Did you hear what I say? Hindi ko sinabi pag masaya ka, smile ka. Totoo rin ba na pag nag-smile ka, sasaya ka? O, sige, practice natin. Okay, mga malungkot kayo. Okay, oh. I'm gonna count to three. Hindi, totoo ha. At the count to three, you're going to give yourself the widest smile. Okay? Hindi, totoo ha. Kahit ang mga iba nakamask. Sige. Oh, sige. Gawin natin itong social experiment na ito. Ha? Okay, oh, one, two, three, smile. Oh, okay, oh, sige na, oh, bitaw. Oh, come on. Who among you, after you smiled, it made you feel better? Oh, di ba? See? Ano sabi niyo? Plastic. Hindi. Related talaga yung action mo sa emotion mo rin eh. So, hindi yung from your emotion, dun lalabas yung action mo. Hindi, kaya nga, huwag kayo, kaya nga, ang sinasabi natin, guys, lalo pa nagwo-work na kayo ha, mga estudyante, pag professional na kayo, hindi naman kasi pwedeng wala ka sa mood, papasok sa office, wala ka sa mood, magbabasag-basag ka, ano sabi mo, boss, wala ako sa mood. Ganon. Hindi, di ba? Kundi, ano mo, totoo, di ba? Oh, kaya, oh, I'm sure lahat tayo nakakain ng mga fast food. Di ba? Lalo pag gabi na, nakita mo naman talaga sa mata kasi the eyes cannot lie eh. Pero nakita mo sa mata ng mga waiters, mga servers na pagod na talaga sila. Yung parang pinipilit nila ano, pero some of them, may kita mo na numingiti pa rin.
Tapos yung ngiti nila, kita mo, may dalang energy. Pero yung mga hindi ngumingiti, kita mo, talagang lupay-pay. Ano po order niyo? Bilisan niyo! Magka-closing na kami! Pero yung iba, diba, masaya, di ba? Ay, bukas ba baka? Eh, oo, sir! Diba? Basta para sa inyo! Ganun, ha? Diyos, kita mo, usually, mga taong energetic nakangiti. Tingin ko may ano yun, eh. May connection yun, eh. Kaya guys, gusto niyo talaga maging maayos yung trabaho niyo bukas? Sana walang work na. Sorry. Gusto ko na rin matulog, eh. Pagod din, eh. No? Pero, yun nga, smile. Yung kahit napagod ka, no? Hindi, smile lang. Hindi po kaplastikan yun. Wisdom po yun. At minsan sa work, hindi, again, hindi to hypocrisy, ha? Professionalism po yun. Di ba? Yung, regardless of what I feel, regardless of, you know, how tired I really am, I owe my company the best. I owe my client the best. Kaya dahil best yan, sige. Di ba? Hindi ka plastic, kundi ano, bibigyan mo pa rin yung power, yung energy mo, yung power mo, di ba, yung effort mo. Kasi everybody around you deserves the best of you. Amen? Now, of course, syempre, kung meron ka ng safe place na, pre, pagod na, sis, diba? Pahag naman dyan. Alam mo, last week pa ako walang tulog eh. Ngayon, pwede naman, sa mga safe place mo. Pero sa professional life mo, syempre, di ba, harap ka sa tao, waiter ka, tatake ka ng order, hindi pwede yung, di ba, biro mo tatake ka ng order, sir, di ba, ano, anong pong order niyo? Habang namimili po kayo, alam mo, sir, pwede ka bang kwentuhan? Alam mo, grabe yung anak ko, lumayas po kagabi. Ano, ginawa niyo psychologist, ha? Okay. O, kama, pakisabi mo na sa katabi, smile, bebe. Amen, ha? Smile more often. Oo, huwag mo, may sinasabi sila, don't wear your emotions on your sleeve. Huwag sobrang ano, I mean, okay naman maging prank ka, maging authentic, di ba? Pero huwag ka din yung, ingat ka lang din na kunwari, attend ka ng party, lalo na alam mo, birthday ni ganito, 50th birthday ni ganito, 50th anniversary ni ganito, tapos wala ka sa mood. Hindi, ayusin mo rin kasi alam mo, pwedeng pagpasok mo na kasi mangot ka, nasisira mo yung atmosphere. Di ba? Kaya maging wary lang tayo, maging careful lang po tayo, na baka mamaya panira ka. Di ba? Oh, which alam ko, hindi naman yun ang intention mo. Pero yung, may panahon, may ora, may tamang wisdom po kasi yung, ano, yung pagiging authentic. Di ba? May tamang lugar, tamang tao. And then meron din pong tamang lugar yung pagiging professional at yung pagiging sensitive lang na, Lord, birthday party ito. Kaya attend ka ng wedding ng best friend mo. Tapos, di ba? Nag-ano ka kasi wala ka pang jowa. Amen. Di ba? Nabuti pa siya. Diba? Ganyan, di ba? Oh. Tapos kung may ano, sino po may hadlang? Ako! Di ba? Dapat sabay kami ng best friend ko ikasal. Diba? Hey, it's not about you. Amen. Ha? Not everything is about you. Ito na share ko na po, no? Sa Horizon. Nasabi ko, may mga time para kang baso, tapos pinapagawa sa ni Lord, magpuno ng tangke. Ay, hirap-hirap. Di ba? Pero sabi ko, by the grace of God, mga Horizon champs, maniwala kayo, darating din kayo sa point na magiging tangke ka at pang pinapapuno sa'yo ng Lord, baso. Come on. Sino sa'yo naniniwala po dyan? Amen? Let me close with this example from none other than our Lord Jesus Christ. Na? Si Jesus po, one time, ito, sample po ng being. One time, galing siya sa bundok, kasama niya yung kanyang three disciples, pinakamalalapit, Peter, James, and John, nagkaroon ng transfiguration, gano'n. Pagbaba nila, may commotion kasi yung mga disciples niya ay hindi makakast out ng demon. Na? Successful sila sa maraming okasyon, pero dito, ito yung isang okasyon na hindi sila successful. Let's pick up the story, no? Mark 9, basahin ko lang sa inyo. No? So, isang bata, demon-possessed, dinila sa mga disciples ni Christ, no? Yung siyam na naiwan, tapos kinakast out nila yung demon, hindi daw. Finally, bumaba si Jesus from the mountain, so dinila yung bata sa kanya. When the spirit saw him, si Jesus yan, immediately it convulsed the boy, and he fell to the ground and rolled about, foaming at the mouth. Hala, di ba? Parang nalason or parang ano, no? So, and Jesus asked the father, how long has this been happening to him? And sabi nung tatay, from childhood. Grabe, bata pa, ganun na, no? Oh, sa, and sabi ng tatay, kita mo ha, kita mong ginagawa nitong demon na to, demonyo talaga tong demon na to. It has often cast him into fire and into water to destroy him. Grabe talaga demonyo, di ba? Wala siyang pakialam anong element, basta ang goal niya is to destroy you.
Kung hindi kanya masunog, lulunurin kanya. Di ba? But sabi niya, but if you can do anything, have compassion on us and help us. And then, Jesus saw, nung nakita na ni Christ na, ala na, darating na yung mga crowd, mga marites. No? So sabi ni Jesus, sige, tapusin na natin to, di ba? Kasi gusto niya magigyan ng peace of mind yung bata. Sabi niya, doon sa unclean spirit. Sabi niya, you mute and deaf spirit, I command you. Di niya sinabi, in Jesus' name. Siya yun eh. Di niya rin siya, in my name. No, hindi na. Kasi yung boses pa lang niya, may authority na. Di ba? Sabi niya, come out of him. Pwede pala pag-pray ito, no? Never enter him again. Kaya pala minsan dumabalik yung demonyo kasi nakalimutan natin i-close, no? Kaya pinagkasawit, diba? In Jesus' name, get out! Pag alis mo, bumalik yung demonyo. No? So sabi niya, never enter him again. And after crying out and convulsing, yung demonyo, nag one last manifestation. No? It came out and the boy was like a corpse, parang bangkay. And then sabi niya, pinatay ni Jesus yung bata. Mabira. Kanina possessed lang, ngayon patay na. Bira. No? And sabi ni Jesus, kaya talaga, paka-negative niyo talaga. So he took the boy by the hand, lifted him up, and he arose. Yan, bumangon yung bata. Hindi po patay. No? Natanggalan na ng demonic spirit. And ito na, when his disciples, when they enter the house, no? So private na to, no? His disciples asked him privately, why could we not cast it out? Okay? And then, very strange ang sagot ni Jesus. Anong sagot ni Jesus? Verse 29. And he said to them, this kind, may iba-iba palang uri ng demonyo. Kasi tingin natin, yung demonyo may rank eh. Diba? So baka ito, isa sa mga mataas na ranggo ng mga demonyo. So baka general or what, diba? Kasi principalities and power, may order yan eh. May hierarchy. Sabi niya, this kind, yung ganung klaseng demonyo, cannot be driven out by anything but prayer. Ano pong strange dyan? Sabi ni Jesus, hindi daw lalabas tong demonyong to except by prayer. Pero si Jesus, nung kinast out niya yung demon, hindi naman nag-pray. Tama? Hindi daw lalabas yung demonyo na walang panalangin, pero si Jesus, kinast out niya yung demonyo na walang panalangin. As a matter of fact, para nagmamadali nga si Christ, kasi, i-ano ko na lang, no? Nung nakita nyo ni Christ na parang palapit na yung mga tao, magkakakomosyon, so ayaw na ni Christ na ano, di ba? Kasi syempre ayaw na ni extra, ano, syempre hassle pa dun sa bata, hassle dun sa tatay. Kaya, nung palapit pa lang yung crowd, sabi na ni Jesus, you mute spirit, come out, never enter him again, nagkonvulsyon yung bata, lumabas yung demonyo, tapos, nagising na yung bata. Nag-pray ba si Jesus? Hindi. Nag-cast out lang siya. That's not praying. Casting out and praying are two different things. Nakuha po natin? Okay? Doing. Being yun, being. Kasi Christ is who He is, ganyan siya mag-cast out. Pero, kung ihahambing po natin sa atin, kaya naman kasi naging ganun si Christ. Alisin mo muna yung paging Diyos niya, ha? Alisin muna natin yun. Kaya naman kasi ganun si Christ, kaya siya nakakapag-cast out na walang prayer at that moment, eh kasi, tignan ninyo to, doing. Oh, may phone in question tayo, ha? Sasagutin ko yan sa Ignite, ha? Amen. Okay. Oh, Luke 5:16. Luke 5, sa NIV ko. Oh, guys, maikli lang to, kayo magbasa. Okay lang? Ha? I'm gonna count to three, kayo magbasa po nito, okay? Oh, Horizon Champs, 1, 2, 3, go! Oh, anong keyword dyan? Hindi prayed. Ang keyword dyan, often. Oh, come on, pagsabi ng malakas, kaya pala. Ang nagagets? Lifestyle kasi ni Christ mag-pray eh. Prayerful siya eh. Tama? Kaya nung dumating yung time na kailangan parang madalian na casting out, at that moment na madalian, hindi niya kailangan mag-pray. Kasi lagi na siyang nagpe-pray. Nakuha? Pero kung, ito, sabihin ko sa inyo, kaya alisin mo muna, again, alisin muna natin yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus, ha? Alisin muna natin yan. Okay? Pero kung si Jesus Christ hindi prayerful, tingin nyo, makakapag-cast out ba siya ng demon? Hindi rin. Tama? So yung being niya comes from
years and years of doing. Nagpre-pray si Christ, may possess o wala. Nagpre-pray si Christ, may ministry o wala. Nagpre-pray si Christ, may emergency o wala. Prayerful siya, often. Kita, di ba? So si Christ, sanay siya mag-pray. Kaya pagdating yung emergency, battle-tested siya. Ready siya. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, guys, better to be prepared than not need it, than to need something and not be prepared. Si Christ prepared siya for anything and everything. See? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Doing and being. Gusto niyo maging tangke? Kasi marami sa atin gusto ito eh. Okay, ano ko muna? Saan si tangke? Yan, si tangke. Gusto natin maging tangke eh. Pero wala ka naman doing eh. Wala kang disciplines eh. Wala kang habit. Tama? Di ka naman prayerful. Nagpre-pray ka lang. Again, di natin minamasama ha. Pero kung nagpre-pray ka lang pag emergency, okay naman. Gracious si God. Kakatagpuin ka ni God at that moment. Pero kung wala kang habit ng pagiging prayerful, wala. Kasi guys, hindi naman lahat ng ministry scheduled eh. Can I have an amen? Di ba? Hindi naman po. Yung diba sinasabi natin, ay naku naman, si ganito, ba't namatay? Di man lang nagpaalam. Di ba? Mga member, mga tao na mamatay na, hindi naman yun ang ina-expect mo oras, di ba? Si ganito nagkasakit. Ngayon ko po nagkasakit. Kung kailan. O, di ba? Life happens. Tuloy-tuloy ang buhay. Right? Kaya ikaw, ano ang gagawin mo? Eh di dapat tuloy-tuloy ang preparasyon. Ready ka lang for anything and everything. Na? Ako, kunwari, sinasabi ko sa preaching team natin. O, preaching team, ha? Sabi ko, kahit na sino naka-schedule on Sunday, lahat ng preaching team dapat may emergency sermon. Okay, ano may emergency sermon? Di ba? Kayong mga teachers of the law, plastic! Yan, mga so, may emergency sermon. Kasi, sabi ko, nakakahiya sa kongregasyon, siyam tayong pastor, siyam po kami sa preaching team. Sabi ko, siyam tayo, eh kunyari, nakaschedule this Sunday, kunyari si Pastor Adij, eh nanganak, na naman. Ang sipag talaga ni Joseph. Na, eh nanganak, okay, emergency. Walo ang pastor sa horizon. May walong pastor. So, ay, hindi ako prepared. Kasi ang nakaschedule si Pastora Didge. Eh, di ba? Nakakahiya naman. Dami-dami niyong pastor. Tapos walang magpe-preach on Sunday. Kaya sabi ko, sa lahat mga preachers natin, oh, kahit hindi kayo nakaschedule, ah, meron kayong back pocket na sermon. Di ba? Na you can pull out anytime, any moment. Dati, nung kasama natin si Manong Don Cua, parang Holy Spirit. Yung walang schedule, binapit na, Manrick, you're going to preach, huh? Hindi, totoo. Ang daming ganun. Going to preach, huh? Manong, kala ko, no, you're going to preach. Meron tayong mga ano, papakantayin yung ML. Sino yun? Basta mga kumakanta? Hindi, yung minag-ado tayo ng artist, eh. So, may tayong kumakantahan, tapos may time na, ay, basta, parang fundraising siya, tapos kumuha tayo ng mga singer. May time na sila kitschy, di ba? Basta may time din doon. Wala namang usapan, may magpe-preach. Biglang lalapit si Manong. Oh, during the intermission, I want you to preach. Ano, ha? Pero yung gawin mo evangelistic. Eh, syempre, sobrang respect ko kay Manong. Hindi ko, Manong, ba't hindi ikaw? Hindi, toto. Pero, ganun yan. One time po, kasama ko sila Miles, di ba? Sila Ronald. Pumunta tayo ng Palawan, di ba? O, bigyan sabi ni Pastor Ancho sa akin. O, magpipreach ka. Hindi, totoo. Ganun yun. Tatapikin ka lang bigla nun. Pipreach ka. O, okay pa nga sana yung, uy, ikaw yung opening prayer. Okay pa yun. Opening prayer lang naman eh. Pero yung, walang kaano-ano, nandun ka para, uy, excited, di ba? Biglang, uy, pinapatawag ka ni Kuya Ancho. Yes, Kuya. Magpipreach ka. Hindi, totoo. Oh. Pag sa mga taong to, hindi ka handa, patay ka. Di ba? Sabi mo, sama-sama ka sa akin, tapos hindi ka pala handa. Oh, di ba? Gusto mo maging tangke. Eh, pero, handa ka ba? Battle-tested ka ba? Di ba? Kung biglang tinapik ka ng Holy Spirit, sabi mo, anak, oh, share mo yung katabi mo. Eh, Lord, nasa jeep kami. Oh, so? Di ba? Eh, Lord, nasa school kami. So? Di ba? May mga ministry na walang schedule. Maraming ministry spontaneous. Maraming ministry, yung mga emergency, bakit nagpapaalam ba ang emergency?
Diba? Darating ba emergency kung kailang ano ka, at your best ka? Hindi laging ganun. Ang daming beses, pagod na pagod ka, diba? Looking forward na, ay, salamat, pahinga na. Biglang may tatawag. Ay, si ganito po, nasa hospital. Ay, si ganito po, ganito. Inoko, tatay nito na, ano, na-aksidente. Pupunta nga na naman, di ba? Talagang may mga times, talagang hinga ka na lang mala. Lord, di ba? Kinabuhala sa akin, ha? Gamitin po ninyo ako. Pero kung prayerful ka, filled ka ng Holy Spirit, sanay ka, in the sense, you know, sanay ka sa mga ganong gawain, kita mo, hindi ka matataranta. Di ba? Dahil filled ka ng Holy Spirit, kita mo, magagawa mo pa rin ang pinapagawa ng Diyos. So ito si Jesus galing sa bundok na ng Mount of Transfiguration, pagbaba, humanly speaking, di man niya alam na may possessed na tao, na bata na hindi makas-out ng kanyang mga disciple, na cast out ni Christ, madalian, di ba? Paano niya nagawa yun? Kasi lifestyle ni Christ, mag-pray. Lifestyle sa kanya to be in the presence of the Father. Lifestyle sa kanya to be filled with the Holy Spirit. Kaya whatever happens, handa siya. Ready siya. Amen. Let me, ano, sa ating sacred, ay, may big idea pa pala tayo, na? Okay? Mga plastic. Are ready for a big idea? Amen. Okay. So, ang ating big idea ay cyclical. Eh, kasi yan naman kasi talaga eh. No? So, your doing comes from your being. Kanina pa natin sinasabi yan. But your being comes from your doing. So, it's actually both. Ha? It's actually both. So, sa horizon, wag tayo mag-ano na, yun nga, yun, di ba? Puro ministry, tapos walang ano, di ba? Cyclical yan. So, ministry, intimacy. Intimacy, ministry. From your intimacy, flows your ministry. But your ministry should also cause you to be, to go deeper in your intimacy. Di ba? Dapat both yan. Umiikot yan, umiikot dyan, umiikot ang buhay ng isang Christian. Come on, can I have an amen? Okay. Guys, as I share our sacred space, meron akong passage na gustong pakita po sa inyo. No? And then, dito tayo, ano, iiwan ko itong passage during our sacred space and then akyat yung worship team for our closing song. Ha? Alam niyo yung kwento ng 10 lepers na pinagaling ni Jesus? You guys know the story. Okay, so ito yun. Ha? As he entered the village, he was met, si Jesus to, na, by 10 lepers who stood at a distance. And lifting up their voice, they said, "Jesus, Master, have mercy on us." And when he saw them, no? Ano yung sabi ni Jesus? Hindi niya tinatch, hindi niya hinil on the spot. Ano yung sabi niya? "Go, show yourselves to the priest." No? And then, ito yung healing na gustong-gusto ko. No? Sabi po rito, kayo po magbasa ng kulay green. Ha? I'm gonna count to three, ha? Pakibasa po ito. 1, 2, 3, go. Wow, di ba? As they went, they were cleansed. Sa gitna ng kanilang biyahe, hindi natin alam kung saan, kailan, pero in the midst of their journey, they were cleansed. Di ba? Ganun ang doing tsaka being, no? Wala yung exact na, kailan ba ako talaga pinakabinago ng Lord? Kailan ba ako talaga yung nag-mature? Hindi. Hindi siguro natin ma-pinpoint eh. Kasi ang growth, hindi siya parang salvation eh. Ang salvation, mas marami sa atin, napo-point natin na, alam mo, December 10, 1988, no, sinare sa akin yung gospel, naintindihan ko, I pray to receive. Most of us, no? Although hindi rin lahat. Pero yung growth, maturity, pag sinabi, kunwari, Pimans, ibang-iba ka na. Dati napaka-immature mo, ngayon parang nakita ko, mature ka na. Paano nangyari? Kailan nangyari? Parang hirap eh, ano eh, no? Ang best na sagot ay ano? As they went. As I went, as you went. Habang nagdo-doing ka, tsaka being, binabago ka ni Lord, eh baka nga, ang nakapag-point out na cleanse na sila, baka yung iba na, "Uy pre, wala na yung ketong mo ah." Diba? Tapos doon lang na-realize, "O nga no." Baka hindi nga to self-realization eh. Karamihan ng growth natin ganun. Yung ibang tao magsasabi, "Uy, bang iba ka na." Di ba? Oh, alam mo, grabe na yung maturity mo. Grabe na yung ano mo. Dati, ang bilis mo mataranta. Pero ngayon, di ba? Oh, plastic ka na. Di ba? Yung gano'n, no? Dati, ang bilis mo ma-discourage. Ngayon, kita ko, grabe na yung tibay mo. Grabe ang lalim mo. Ngayon. Tapos parang ikaw, pag narinig mo yon, tapos i-assess mo, "Oh nga, no, wow, praise God.
thank the Lord, di ba? Now, Lord, salamat ha. Binabago mo na pala ako dati. Kung ako yun dati, di ko kakayanin yun. Pero ngayon, kita mo, nakayanan ko. Grabe talaga si Lord. Amen, di ba? So guys, ang ano natin, tuloy lang. Ha? Huwag tayo masyadong mahilig sa mga ano. May mga bagay sa langit na nga lang siguro magkakaalaman, di ba? Basta ikaw, tuloy lang. Pakisabi nga sa kakadwi ko, tuloy lang. Tuloy lang, ha? Gawa, become. Become, gawa. Gawa, become. Become, gawa. Huwag na yung sobrang, Pimals, pahinga muna ako, ha? Papaayos muna ako. Papaayos ka na hindi nagsaserve. Di ba? Hindi kaya dun sa pagsaserve, yun nga, i-evaluate mo lang na if your service is not causing you to grow, then i-evaluate mo, how are you serving? Pero ang kaaway, hindi yung service. Di ba? Like sa Ignite, meron pa yung sinagot, no? Yung sabi niya, wala naman nangyayari sa akin eh. Again, kung nandito ka Igniter, mahal kita ha. Ina-example ko lang po, no? Para makinabang ng lahat. Pero minsan yung tendency na, di ako nag-grow eh. Alis na lang ako ng church. Pag aalis ka ng church, sure, walang mangyayari. Pag nag-stay ka sa church, 50-50. Pag nagpa-coach ka, mampipinpoint, kaya pala. Kasi pwedeng ano eh, pwedeng ang taas lang ng standard mo o baka pwedeng kinocompare mo kasi sarili mo sa iba. Ay, may madami kasi factor eh. Or baka nga pwedeng may tweak lang dun sa mga ginagawa mo or baka meron kang idagdag, kailangan may mga ibawas. Di ba? Mag-grow ka rin. Pero wag mo idadama yung church. Kasi yung church, ito yung safe place mo eh. Ito yung real place mo eh. Ito yung place of growth mo. Ito yung fireplace mo. Dito ka lalago. Hindi laging nangyayari, pero kung mangyayari, dito mangyayari. Amen. Diba? So, ipagbulay-bulayan po natin yan. So, iiwan ko muna kayo in 2 minutes. Akyat yung ano. So guys, gusto ko i-meditate yung journey ninyo. Ha? Yung journey ninyo na sunod lang kay Lord. Diba? Baka some of us, nung lumapit kay Christ, parang ano natin sa leper, no? Parang, Lord, heal me. Kasi syempre, may leper ako. Baka na-disappoint kayo sa sagot ni Christ. Kasi ang ina-expect mo, na-expect ko, paglapit ko kay Christ, sabihin lang niya, be healed! O kaya, yakapin niya ako. Kasi may another occasion, may niyakap si Christ na leper. Di ba ang leper, hindi nga hinahawakan. Pero ito, hinawakan ni Christ. Gumaling yung leper. Pero ito, wala. Ito, iba. Sabi ni Christ, sige, punta kayo sa temple, pakita kayo sa priest. Pag dun pa lang na-disappoint ka, hindi ka mahihil. Kasi yung ina-expect mo kay Christ at yung kilos ni Christ, hindi pareho eh. Pero hindi porke yung ina-expect mo kay Christ, hindi yun ang kilos niya, hindi ibig sabihin, hindi nakikilos si Christ. Kikilos pa rin siya, hindi lang yun ang ina-expect mo. Hindi lang kasi yun ang gusto mo. Di ba? Pero kung lumapit ka na kay Christ, sige na, Lord, heal me. Heal me in whatever way you want to heal me. Di ba dapat ganun? Di ba? Kasi kunwari, may cancer. Example lang ha, pagpa-pray ka. Lord, heal mo ako ha, papapray ako kay pastor. Pag you choose na i-heal ako na walang surgery, praise God. Pero Lord, kung if you choose to heal me through chemotherapy, well, ayoko. Kasi pero Lord, kung yan ang way mo, yun ang means mo, edi sige na. So sa ang huwag ka maging disobedient. Huwag ka titigil. Huwag ka magtatampo. Hindi kasi, ang tampo, walang nasold. Ha? Pero yung pagsunod, madami nangyayari. Kaya sunod ka lang. Kahit na hindi yun ang gusto mo, hindi na ina-expect mo, pero basta tiwala ka na, Lord, papagalingin mo ako ha. Pero yung paraan ng pagpapagaling ko, hindi ko alam. Pero basta, kayo po bahala. Kung anong sabihin ninyo, gagawin ko lang. Amen. Come on, amen. Okay, come on, let's have our sacred space. Sige, mag-dim lang tayo ng light para mas makafocus po tayo.
as we continue to be in the presence of God, let's continue also to meditate His goodness. No, sobrang we thank God for His word for us today. Lord, thank you for your word na patuloy na nagmumold po ng character namin. Thank you, Lord. It's so powerful, that really powerful, na talagang pinapakita mo sa amin, Panginoon, na gaano ka kabuting tatay sa amin. Lord, you want us to be the person, that kind of person that you want us to be. So we thank you, Lord. We thank you for reminding us today, Lord God. Lord, in the end, sa aming pagsunod, Panginoon, sa inyo kami tatakbo, Lord, in every circumstances. Tulungan nyo kami to always obey you, to always trust you, to always run to you, Lord God, and to your grace, and to your throne of mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high.
Thank you, Lord. Ah, napakaganda po ng kanta. Napakagandang reminder, na sabi nga nila, your identity is not who you are, it's whose you are, na. So we are owned, we are possessed, we are redeemed, na, by none other than our Heavenly Father, na purchased with the blood of Jesus Christ, na, and now sealed and empowered by the Holy Spirit. Grabe po yun, na. So guys, ha, kahit na saan tayo padala ng Lord this week, may pasok bukas o wala. Amen. maging handa po tayo, no? Maglingkod kay Lord. No? Of course, ideally, our doing comes from our being. Ideally, our ministry comes from the overflow. No? Pero pwede rin naman, na habang nagmi-ministry tayo, habang naubusan tayo, baga ba sa biyahe, pag nakita natin na nagda-drive ka, na, Lord, naubus na yung gas. No? Habang nagmi-ministry ka, hindi ka pwede huminto. Diba? Gitna ka ng gawain, may pinapagawa sa iyo si Lord, o may ginagawa ka na kailangan, diba? May mga taong umaasa kasi sa iyo. So, wala kang time to pause. No? I think even in the middle of your doing, you can ask God, no, for His for His healing, for His grace, for His feeling, no, for His anointing. Pwede naman po. No? Sabay-sabay. So, hindi talaga siya yung, di ba? Hindi yung, pray lang ako pag oras ng quiet time ko. Pag naglilingkod ako, lingkod. No. Diba? Yung communion kasi natin kay God, ano naman yan? Walang patid naman po yan. Whatever you're doing, di ba? Ang susi kasi talaga nga, yung conscious ka, aware ka, sa presence ng Diyos, ng power ng Diyos na sa'yo, di ba? So, yun po ang ano po dyan, no? Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Pray at all times. Na? Paano yun? Doing ba yun o being? I think it's a little of both, na? So yan po ang ano po natin, ha? Sige po, let me pray and bless each and every one of us. Now, brothers and sisters and friends, pray ko kayo ng Aaronic blessing, no? Ito yung sabi ni God kay Moses na ituro kay Aaron na i-bless sa mga Israelita, no? Tayo, hindi tayo mga modern day Israelites, pero that blessing translates to us, no? Because we are the seed of Abraham, no? We have been grafted into Israel, no? Hindi tayo pumalit sa Israel. Pero ang sabi ng New Testament, yung blessing ng Diyos sa Israel sa Old Testament ay kasama daw po tayong mga nanampalataya kay Jesus. No, kaya when you receive this blessing, it is yours. Ha? Hindi tayo nangaagaw ng blessing ng iba. No? We're not pretending to be Israelites. No, you don't have to. Ha? Because this blessing is yours. Just as it is for the Israelites, it is also for all genuine spiritual children of God. Na? So brothers and sisters and friends, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and receive right now, no, God's shalom, na, the peace, na, hindi lang ito yung peace that surpass all understanding. Ito yung shalom na actually ang blessing nito ay wholeness, na pagiging buo, no? So receive God's shalom, no, over your spiritual life, over your physical life, over your mental state, na, over your emotional being, even over your financial status, na, your relationships, na, your family. I speak God's shalom, na, the peace of God, the will of God, the power of God, na, upon all these areas and aspects of our life. Lord, you are truly the King, eternal, immortal, invisible. Lord, you alone are wise. So to you alone, Lord, do we give all the glory, all the honor, and all the praises, and all these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, your Son, who lives and reigns with you, Father, in unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. At lahat tayo magsasabi ng Amen and Amen. Thank you God, thank you Lord. Okay, next week po ay tatapusin na po natin tong series po natin, no? And we will end with the message entitled Grace and Truth. Ha? Grace and Truth. Kaya okay, mawala kasi last na po ito, okay? Oh, come on, turn to your seatmate. Amen, mga classmates po ninyo. Pakisabi po sa kanila, congratulations, because success begins on Sundays. Amen. God loves you. God bless you. Stay safe, everyone.